Ilang beses nang umasat na bigong puso ni Jewel nang dahil sa mga karanasan nito, lalo na nang makilala niya si Dylan. Magkaibang-magkaibang mundo nila, pero kahit na magkaibang kanilang mundo, umaasa pa din si Jewel na balang araw matututunan din siyang mahalin ni Dylan. At ngayon nga ay pinagtambal pa sila at tinawag na The Gorgeous Lady and the Friends. Hindi niya maiwasang muling umasa, lalo na't nang dahil sa show nila ay kung ano-anong challenges ang magkasama nilang hinarap at nilagpasan. Pakiramdam pa nga niya ay nahuhulog na din ang loob ng binata sa kanya. She knew there was something in the way he looked at her. Hindi rin niya pwedeng baliwalain ang ginawa nitong paghalik sa kanya sa isang episode nila, kahit hindi naman nito dapat gawin yun. Kaya lang nang gabing ipinagtapat niya ang nararamdaman niya para dito, walang sabi-sabing tinalikuran lamang siya nito. At hindi na niya alam pa kung paano dadalhin ang bigat na kanyang nararamdaman. Kailan niya ba maiintindihan na walang pakialam sa kanya si Dylan? Tara at sabay po nating pakinggan ang kanilang love story. Hindi mapigil ang matawa ni Jewel sa isang tanong na kanyang binasa. Kung may kapangyarihan kang ibalik ang mga oras, what era in Philippine history would you like to go back to and why? Iyon ang piniling tanong ng staff ng show nila mula sa mga text message at email sa kanya ng mga manonood. I-e-ere kasi ang show na yun sa mismong araw ng birthday niya. Know what guys? I'd still have the same answer I gave a few months back in La Belleza, Pilipina. I would want to go back to the Spanish era so I could meet Jose Rizal because I think he's really cute and attractive. And to top it all, he's very, very intelligent. And that's hot. So, that's it guys. Thanks so much to all those who emailed and texted in their questions for me. And again, thank you for watching Amor Power here in Music Fusion, the number one music channel in the Philippines. This is DJ Jewel, signing off. Sumaludo pa siya bago humakbang paalis sa line of sight ng camera. Cut! That's a wrap! Ani ni Faye, ang director nila. Good job, Jewel! Kunwari ay inirapan niya ito. Kayo talaga, yun pa talagang pinili niyong last question, ha? Tumayo ito. Ang epic kasi ng sagot mo ron eh. Come on, girl. Who among the Generation Y would have a crush on Rizal? And even tell it to the whole world during a beauty pageant's question and answer portion. She made the face. Me? That's why you should have won the pageant. Ngumiti ito sa kanya. Sige lang, bulahin mo lang ako. Pa-birthday mo na sa akin. She got her caramel macchiato and walked out of the studio to go to the dressing room. Bago siya tuluyang lumabas, nilingon niya ang staff at ang director ng show na naging mga kaibigan na niya. Bye everyone! I'll see you on Friday! Yun ang sunod na taping day niya. Ilan sa mga ito ang kumaway sa kanya. Ang ilan ay deadma lang. Nang buksan na niya ang pinto ng studio ay napatda siya. Nang mabuglawan niya ang kaibigan na kapwa DJ na si Jasly Segovia. Naka-Amerikana, naka-wig at naka-bowler hat ito. Nang lingunin niya ang staff, crew at si Faye, mula sa kung saan ay naglabas ang mga ito ng balloons at party poppers. There's your Jose Rizal hottie, Jewel. Happy birthday! Ani ni Faye. Tumawa siya at nilingon si Jasly. Hello, Dr. Jasly Protasio Rizal. Ngumiti ito. Advance happy birthday, Jewel. Bati nito sa kanya. Nagsimula itong kantahan siya ng birthday song na sinabayan naman ng production staff nila. Nang matapos ang kantay, inilapit sa kanya ni Jasly ang bilog na kahit na may figure na kamukha niya. Go ahead and make a wish so you can blow out your candles. Pumikit siya at inisip ang gustong hilingin ngayong 23rd birthday niya. Ang bahagyang nakangiting mukha ng isang lalaking kilalang kilala niyang biglang pumasok sa isip niya. Napadilat tuloy siya. I wish for good health, a great career and world peace. Sa halip ay sabi niya, bago niya hinipan ang mga kandila sa cake. Everyone hooted and cheered for her. Inilapag ni Jasly ang cake sa isang mesa na naroon. Sobrang thank you sa inyong lahat, ani niya sa mga naroon. Tumingin siya kay Jasly at niyakap ito. Thanks, Jasly. Niyakap din siya nito. De nada, senyorita. Tinutukso sila ng mga tao roon sa pangunguna ni Faye. Tinawanan lang nila iyon. They were being paired off way back in college. They were good friends, ngunit hanggang doon na lang yon. Ipinanganak si Jewel sa Florida
Noong 12 years old siya ay nagdesisyon ng mga magulang niya na bumalik na sa Pilipinas. Nagtayo ng construction company ang mga ito. Ngunit nang hindi natagalan ng mga itong kalakaran sa pagpapatakbo niyon, ay bumalik din sa Florida ang mga ito. Ang tatlong kapatid niya ay sa US nag-aral. Samantalang siya ay nagtapos sa De La Salle University sa Taft Avenue. Sa kursong BS in Interdisciplinary Business Studies. At dalawa sa kuya niya ay licensed engineers. At may mga asawa na. Habang ang bunso naman nila ay kumukuha ng medisina. Ang buong pamilya niya. Maliban sa kanya ay nagpa siyang sa Florida manirahan. She visited them twice or thrice a year. At kahit anong pangungumbinsi at pangaral ang sinasabi ng mga ito, mas pinili pa rin niyang manatili sa Pilipinas. She had fallen in love with the country and she intended to stay. Noon ay nagtrabaho siya bilang part-time model at full-time junior account manager para sa isang fashion magazine, ang Donny West Modeling Agency, na siyang may hawak ng modeling career niya at nag-sponsor sa kanya para makasali sa La Belleza sa Pilipinas. It was a high-profile international beauty pageant supported by the Royal Society of British Artists. It was way different from the beauty contest she was used into joining and winning at DLSU. Ngunit kahit na semi-finalist lang siya sa La Belleza sa Pilipinas at Miss Friendship Award lang ang naiuwi niya, isa pa rin siya sa mga nakilala sa batch nila dahil nga sa naging kakaibang sagot niya noong question and answer portion. Mayroon pang ang gumawa ng mga fanpage sa Facebook na Jose Rizal is hot, Rizalistas rule, at te quiero. Ginuela de Silva de Rizal that just amused her to the highest level. At dahil nga sa mga showbiz offers, she had to leave her day job. Kinumbinsi siya ng manager niya si Pam Manapat at ni Jazz Lee na mag-audition sa Music Fusion at natanggap nga siya bilang regular DJ. Nakapag-guest appearance na rin siya sa ilang mga teleserye at nagka-minor roles sa ilang mga pelikula. She could probably say that she was slowly but surely inching her way up into being one of the stars in show business. But in all honesty, she wasn't so pumped up about being famous. It wasn't fame that she equated with happiness. Hindi pa niya alam kung ano yun sa ngayon. Basta ang alam niya, masaya siya kapag kasama niya ang pamilya niya, kapag nakakatulong siya sa ibang tao, at kapag nakikita niyang super crush niya na si Dylan Cervantes. Kung ayaw mo kay Jocely, akin na lang siya. I could think of 100 ways to make that hunk happy. Ani ni Ornusa, isa sa mga pinsan ni Jewel sa father's side, kasama nitong ilan sa mga kaibigan nitong modelo. Her cousin texted her to go clubbing with them at the port. Why does everything sound green basta sa'yo galing, Cos? Halos sumigaw siya dahil sa malakas na tugtog. As they slowly made their way to the dance floor with two of Ornusa's friends slash fellow models. Cos, ikaw ang green-minded, hindi ako. I was just stating a fact. Malakas ding sabi nito. Yeah, right. Sabi na lang niya. When they finally found a spot in the sea of people, her cousin playfully gyrated to Beyoncé's latest singles. She laughed and did her little dance. Ilan sa mga lalaking naroroon ang pumalibot sa kanilang apat at sinayawan sila. Hey, I think I know you. You're the model DJ, right? Bulong sa kanya ng lalaking nagsasayaw sa harap niya. She shrugged. You frequently go to the clubs like this? Tanong uli nito. Not really. You're not much of a talker, ha? Huh? Nagkibit-balikat lang uli siya sabay pikit. She just wanted to dance. It cleared her mind when she danced. She thought about how she should probably enroll herself in a dance class or have a disco ball and strobe lights installed in her condo unit para hindi na niya kailangan pagtiisan ng mga lalaking katulad sa kaharap niya. Nang maramdaman niyang may nakahawak sa balakang niya, ay napadilat siya. Nakita niyang ang lalaking kaharap niyang salarin. Tinabig niya ito, saka naglakad palayo rito. Rude! Narinig niyang sabi ng lalaki. Hindi na niya ito pinatulan pa. Bumalik na lang siya sa mesa at nakitang may kahalikan ng kasamahang modelo ni Ornusa. She got her bag and checked her cellphone. Napasinghap siya nang makitang may missed call siya galing kay Dylan. Tinawagan agad niya ito habang palabas siya ng bar. Hey, I missed your call. What's up? Tanong niya nang sagutin ito ang tawag niya. Advanced happy birthday. Her heart jumped out of its place at the mere sound of his voice. Oh, super thanks for the advance greeting. Pupunta ka sa party ko ha? This coming Thursday na yon. That's the reason why I called. I can't make it on Thursday. I'm sorry. Why? There were changes in the tournament schedule.
We're flying to Russia tomorrow morning instead. Oh no! Nakalabing sagot niya. She wanted Dylan to be there. Ang daya mo naman. Nag-promise ka na pupunta ka. I know, I'm sorry. Bumuntong hininga siya. Sige na nga, good luck na lang sa tournament. Wala siyang narinig na sagot mula rito. Hello, Dylan. Still there? Yes, I'm still here. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Tuesday next week ang balik namin. Would you be free by then? Basta ikaw, oo naman. She said to herself. I think so. Yes, why? Let's have dinner at Amor's Garden, 8 p.m. Treat ko. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi siya mapatili. Kinagat niya ng mariin ang ibabang labi niya bago siya muling nagsalita. Wow, thank you. That's sweet. I'll see you next Tuesday then. Yeah, see you next Tuesday night. Pagkasabi ni Yunay na wala na ito sa kabilang linya. She was smiling like a total lunatic as she walked to where she parked her car. Nakapasok na siya sa loob ng kotse niya nang tumunog uli ang cellphone niya. Nag-text si Ornusa. Itinatanong kung nasaan na siya. Nag-reply siya rito na uuwi na siya. She had lost her desire to party. Dylan's call had already made her night. She took her car keys and started the car's engine. Napatingin siya sa keychain niyon. Isa iyong miniature chess piece na White King. Ibinigay yun sa kanya ni Ersa. Kapwa niya model sa Donny West. At kasama rin niyang naging contestant sa Levelia sa Pilipina. Alam nito na crush niya si Dylan. Actually, muntik ng ligawan ni Dylan si Ersa. But due to some series of fortunate events, Ezra ended up with Dylan's friend, Red Mayer. She drove her car almost on autopilot as she remembered her first meeting with Dylan. Ersa, pakipaalala nga sa akin kung bakit natin hinahayaang itorture tayo niyang si Diego. They had just been told by their personal trainer to complete 50 perfect abdominal crunches after 20 grueling minutes at the treadmill. Nasa Platinum's gym sila noon para sa fitness training nila, para sa nalalapit na Lavilla sa Filipina beauty pageant. No pain, no gain. Habol ang hiningang sagot ni Ersa sa kanya. Monday, Wednesday at Friday ay nasa gym silang dalawa para daw ma-tone ang mga legs, abs at braso nila. Thursday at Friday ay beauty pageant techniques naman ang pinag-aaralan nila with their beauty pageant coach na si Madam BM. But it's only fame that I'm gaining. Napahinto siya sa ika-43rd crunch niya nang pumasok sa loob ng gym ang chess grandmaster na si Dylan Cervantes. Lahat halos ng babae sa loob ng gym ay napatingin dito. Oh my gosh, he's so guwapo. I think I'm losing oxygen. Over! Tumawa lang si Ersa sa sinabi niya. And he's looking at us, bulalas niya. Baka kasi isa sa atin ay tumutulo ng laway. Come on, Jewel, para naman ngayon ka lang nakakita ng mga gwapong katulad ni Dylan Cervantes. Anito habang nakahiga pagkatapos tapusin ng 50 crunches na ipinagawa sa kanila ni Diego. Sumimangot siya. Ersa, tell me, ilang lalaki sa Earth na may kasintaas ng IQ ni Dylan Cervantes ang may ganyang kagwapong muka at ganyang kasarap na katawan? Tell me! Kung sa bagay, hindi naman magkakagustong high school friend ko kay Dylan for 10 long years kung hindi yan lovable at delectable. Amen to that, Ania. Jewel, kulang ka pa ng 7 reps. Sita ng trainer nila sa kanya. Sir, yes sir. Nag-sightseeing lang po for inspiration, sir. She cheerily said. That was the most enjoyable act of physical training she ever had. Ayaw pa nga niyang mag-shower at magpalit ng damit kahit tapos na ang training hours nila ni Ersa. May date kasi ito at ang boyfriend nitong si Red, kaya hindi siya makapag-request ng extension ng training. Halos mabali ang leeg niya sa paghahagilap kay Dylan sa loob ng gym. Ngunit wala na ito nang magpalit sila ng damit. Gusto pa naman sana niyang mag-high dito. Nagulat sila ni Ersa nang makita nila ito sa labas ng gym. Nakapagpalit na rin ito ng damit. Bahagya pang basa ang buhok at amoy bagong ligo. Delisyoso. Palihim niyang kinurot si Ersa sa likod ng lumapit si Dylan sa kanila. Hi. I'm Dylan. Dylan Cervantes. Anito, sabay lahat ng kamay kay Ersa. Nakipagkamay rito si Ersa. Ersa Trinidad. Siya naman si Jewel Domingo. Pagpapakilala nito sa kanya.
She knew she looked like a blushing fangirl when they shook hands. Napakalakas ng dating nito, kaya parang nahirapan siyang huminga. Ani ni Dylan, habang nakahawak ito sa batok nito. Would you guys want to have coffee or something? Yes, of course. Na-excite na tugon niya. Sorry, I can't. Sagot naman ni Ersa. Okay. Maikling sabi ni Dylan habang nakatingin kay Ersa. May pupuntahan kasi ako. Paliwanag ni Ersa dito. May date sila ng boyfriend niya. Gusto sana niyang idugtong. Does the invitation still stand? Sa halip ay tanong niya kay Dylan. Mukha kasing napipi na ito. Parang natauhan ito sa tanong niya. Yes, of course. Tugon nito nang salubungin nito ang tingin niya. Kapag kuwan ay bumaling ulit ito kay Ersa. You really have to go? Tumango si Ersa at nginitian ito. Enjoy yourselves! After that, they went on their separate dates. Sila ni Dylan sa Starbucks sa ibaba ng gym, habang si Ersa ay dadalo sa victory party ng isang pelikula kasama si Red. Actually, she ended up not enjoying her first date with Dylan. Paano kasi? Pulo si Ersa ang pinag-uusapan nila. Natigil lang ang pagtatanong nito tungkol kay Ersa nang sabihin niya may boyfriend na ang kaibigan niya, ang shipping line magnate na si Red Mayer. Nang sabihin niya yon, lalong naging matipid ang pagsasalita ni Dylan. Although if there was one good thing happened that day, iyon ay ang pinayagan ng universe na malaman ni Dylan na nag-e-exist palang isang Jewel Domingo. Isang malakas na busina mula sa likuran ng kotse niyang nagpabalik sa kanyang kamalayan sa kasalukuyan. Green na palang ilaw ng stoplight at hindi niya napansin. Ay, Dylan. You never fail to rattle my senses. Bulalas na lang niya. Umiikot ang buhay ni Dylan sa chess. 7 years old pa lang siya nang makitaan siya ng galing ng kanyang ina sa nasabing laro. Nasa middle class income lang ang pamilya nila at parehong government employee ang mga magulang nila. 5 silang magkakapatid. Pangatlo siya at napapagitnaan siya ng 4 na babae. Kaya malaking tulong sa pamilya niya ang mga premyong nakukuha niya noon kapag nananalo siya sa mga chess tournaments. Nakakuha rin siya ng scholarship dahil sa talento niyang yun. Elementary pa lang siya ay full scholar na siya hanggang sa magkolehiyo siya sa Ateneo. He became a fight master at the age of 16, an international master at 19, and a grandmaster at 22. He was the first Southeast Asian to win the World Chess Championship in Germany. That Malacanang awarded him the Order of Lakandula, one of the highest honors given by the Republic of the Philippines, for the pride he had given the country. But the last 3 tournaments he attended had him thinking whether he still got the right moves. Nasita kasi siya ng chairman ng National Chess Federation of the Philippines pagkatapos ng tournament na ginanap sa Moscow, Russia. Bland daw ang naging performance niya at may mga galaw at atake raw siyang mediocre at halos amateurish. Iyon daw ang dahilan kaya mahaba ang naging final ranking niya sa naganap na tournament. He had 1 win, 3 draws and 4 losses at the end of the event. Siyang pinakamababa sa 4 na chess grandmasters na bumubuo sa Philippine contingent. Ganoon din halos ang resulta ng nakaraang laban na dinaluhan niya sa Australia at China. But what got him thinking was that Louis de Mesa, the Federation Secretary General, pointed out to him. Tell me, GM Dylan, how many hours in a day you give into chess practice and techniques? Nasa lobby sila noon ng The Mitch Carlton, Moscow Luxury Hotel, ang hotel kung saan sila naka-check-in. May ilang segundo rin ang dumaan bago siya sumagot. 4 to 5 hours. And what else do you do? Nagkibit-balikat siya. I serve as a tutor on chess to some kids. I work on the chess books that Anvil commissioned me to write. And I sometimes accept invitations from schools and universities to be a speaker. Paminsan-minsan, may mga kumpanyang kumukuha sa akin bilang product endorser. O kaya naman, yung mga taga-media o kaya college students na gusto kong interviewin. And what is your concept of social life? The usual drinking sessions with friends. Pag a-attend sa mga kasal, binyagan at birthday parties. Pagpunta sa gym. May I ask where this inquiry is heading, sir? Here's the thing. GM Dylan, chess has been your life and comfort zone. So here's my unsolicited advice. Try to find new things to do. Learn a new sport. Do bungee jumping.
Take cooking lessons. I don't care what. Just do something different from what you're doing now and stay away from chess for a couple of weeks or even months. You're forgetting the standpoint that chess isn't only a science. It's also an art. You badly need a restoration of your creative side. You're burned out. Kumunot ang noo niya. How can I be burned out if I'm doing something that I like doing? I live and breathe chess. At wala naman akong problema roon. Nagkibit-balikat ito. Consult a neurologist to fully discuss the human brain's complexity with you. Tiningnan niya ito ng mataman. Maya-maya ay napubuntong hininga na lang siya. Pag-iisipan kong mga sinabi niyo, sir. Kadarating lang niya mula sa Naiya. Sa buong biyahe nila mula sa Russia ay laman ng isip niya ang naging diskusyon nila ni Sir Louis. Binuksan niya ang TV set para may mapaglibangan siya ng kanyang atensyon. Inilipat niya yun sa Solar Sports. Napakunot ang noon niya nang mag-commercial break ang football game na pinapanood niya at ipinalabas ang isang TV commercial ng Ice Birch Vodka. Ang magkaibigang Ezra at Jewel ang bida sa commercial. The two women were shown at the club, partying and dancing and laughing while drinking vodka. After their commercial, noon niya naalala ang pangako niya kay Jewel na ititreat niya ito ng dinner. Dinukot niya ang cellphone niya sa bulsa at tinawagan si Charles De Jesus. Dilan, pare! Sagot nito sa kabilang linya. Pare, table for two tomorrow, 8 p.m. Aniya sa kaibigan. Sinong kadate mo? Si Jewel. Ah, okay. Akala ko nagkabalikan kayo ni Rowie. He sighed. That will never happen. Rowena was his latest ex-girlfriend. 5 months lang ang itinagal ng relasyon nila. And he was actually the one who initiated the breakup. Ricky was obviously trying to change herself for him. Ang mga bagay na gusto niya ay pilit din itong ginugusto para daw tuwing nagkikita sila hindi sila mawawalan na mapag-uusapan. Ang mga bagay na dati ay hindi nito ginagawa, kagaya ng madalas na pagte-text at pagtawag sa kanya, kahit ang pag-a-undertime nito sa pinapasukang eskwelahan para lang manood ng game niya ay ginawa nito noong sila pa. Nang minsan tangkain niyang pigilan ito sa ginagawa nito. Ang sabi nito sa kanya ay gusto raw nitong maging perfect girlfriend para sa kanya. And he didn't want her to turn into another person just because of her love for him. Kung hinayaan pa niyang magtagal ang relasyon nila, he was afraid she might just love her own identity. Hindi niya gustong mangyari yon. Kaya habang maaga pa ay tinapos na niyang relasyon nila. Tumikim ito na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. That's good. I mean, your reservation's good for tomorrow. At pare, may I remind you, business is business, ha? Hindi na uso ang on the house. Of course. Ilang saglit pa silang nag-usap bago sila nagpaalamanan. Charles' family owned Amor's Garden, ang restaurant kung saan niya ititreat si Jewel. He rarely broke his promises, so he decided he wanted to make it up to Jewel. Added to that was the disappointment he heard in her voice when he held her. He couldn't make it to her birthday party. Huminga siya ng malalim nang maalala niya ang unang araw na nakilala niya si Jewel. Ang kaibigan nitong si Ersa ang gusto talaga niyang yayain na lumabas noon. Ngunit nagkataon na may date pala si Ersa ng araw ding yon. And surprises of all surprises, Ersa was the girlfriend of his friend Red. He was as enthralled by Jewel even though she was as attractive as Ezra. He just wasn't interested in her. While Ezra was kind of aloof and composed, Jewel was too friendly, playful and animated for his taste. Kaya kahit binubuyo siya noon ni Charles na ligawan si Jewel, hindi niya yun ginawa at wala pa rin siyang balak gawin yun magpahanggang ngayon. Excited si Jewel para sa date nila ni Dylan. Nagpaganda siya to the highest level. She was happy with the way she looked, with her emerald green bubble dress, black stilettos and smoky eye makeup. Ate Jewel, mukha pong masayang masaya kayo para sa lakad nyo ngayong gabi ha. Puna ni Lita sa kanya. Isa ito sa dalawang kasambahay niya. She grinned. Obvious ba masyado? Nakangiting tumango ito. Super crush ko kasi yung makakasama ko ngayong gabi. Naglakad na siya patungo sa kotse niya. Nang makasakay siya roon ay binuksan na ni Lita ang gate. Kumaway pa siya rito bago tuluyang makalabas ng garahe ang kotse niya. Nasa EDSA crossing na siya nang mag-ring ang cellphone niya.
with her left hand on the steering wheel. Her right hand activated the hands-free mode of her phone. Yes, Jocely? Ano yan ang makitang pangalan ng kaibigan sa display screen ng telepono niya? I just wanted to check if you're still okay. Okay is an understatement. I'm actually ecstatic, Aniya Rito. And yes, I am still sane enough to drive myself to Eastwood, so don't worry about me, alright? Sure. Come on, where's the love and support? Just remember not to drool too much. It's a major turn-off for us. She laughed sarcastically. I appreciate the reminder, Jocely. You're welcome. Sagot naman nito bago nito tinapos ang tawag. Ilang sandali pa'y narating na niya ang Eastwood. Her heart was still thumping erratically as she made her way to Amor's garden. My heart, huwag ka naman ganyan. Nakakabother naman ang lakas at bilis ng tibok mo. Ma'am? Nakakunot ang noong tanong nang bigla siyang natauhan. Yes, what was that again? Do you have a reservation, ma'am? Tumango siya. Yes, with Dylan Cervantes. Is he already here? Yes, ma'am. This way, please. Sagot nito. Sumunod siya rito. Pasimpleng kinagat-kagat niyang ibabang labi niya. Mabuti na lang at smudge-proof ang lipstick na gamit niya. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya sa anumang may kinalaman kay Dylan. She could swear her heart must have stopped beating for a second when her eyes met Dylan's. Tumayo si Dylan at bahagyang ngumiti nang makita siya. Ipinaghila siya ng waiter ng upuan. Halos sabay silang umupo ni Dylan. Actually, kung sa forma lang walang-wala si Dylan sa mga ex-boyfriend niya o sa mga nakatrabaho niya sa modeling o showbiz industry. Palagi lang kasi itong naka-t-shirt at jeans. Pero siguro isa rin yun sa pinagmumula ng charm nito. Sa sobrang simple nitong manamit, lalo niya napapansin ang kagapuhan nito at ang aura nito na para bang kaya nitong i-explain ng rocket science habang nagkakape. Saglit na inilibot niyang tingin sa paligid. Magical forest ang theme ng Amor's Garden. Bawat mesa roon ay may hanging crystal lamps na may lamang glittering gel at iba't ibang mga species ng bulaklak. Ang sa kanila ay kulay pink na stargazer. Belated happy birthday. Mula sa kung saan ay naglabas si Dylan ng isang pumpon ng bulaklak, napangiti siya ng abuti ng bouquet mula rito. There were a bunch of yellow and pink lilies and purple irises. Gee, thanks, I love it. Ngumiti lang ito. Pagkatapos ay sinenya sa nitong waiter. Ibinigay nilang kanilang mga order sa huli. Pagkaalis ng waiter ay namagitan sa kanilang katahimikan. Ayan ka na naman, Dylan. Ang tahimik mo na naman. Basag niya sa katahimikan. Dylan gave her a half smile. She rolled her eyes. Sabihin mo nga ah, kumunot ang noon nito. Pero sinunod siya nito. Ah, very good. Then say eh. Natawa ito. You're making fun of me. I know A-I-E-O-O, if that's what you are implying. Natawa siya. Of course you wouldn't have an IQ of 124 nothing. Kasi naman ilang buwan na rin tayong magkakilalang, tipid-tipid mo pa rin magsalita. Kailangan ba 48 years mo nang kakilalang isang tao bago ka makipag-chikahan to the max? Nagkibit balikat ito. I just don't know what to say. Nagsabihin mo, suplado ka lang talaga. I'm not. O sige, I dare you to speak non-stop for 2 full minutes. Kapag nagawa mo yun, ako magbabayad ng kakainin natin. And if I don't accept your dare? Saglit siyang nag-isip. You're going to tell me a secret of yours that nobody, not even your closest friends, knows. Umalukip-kip ito. 2 minutes of talking. Non-stop? Yup. And I can say anything? Anything you want to say, Dylan sighed. Okay, game. She clasped her hands gleefully. Okay, 2 minutes ha, she said as she looked at her wristwatch. At the count of 3. 1, 2, 3. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get you want. But if you try sometimes, you might find. You get what you need. Napanganga siya habang tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsasalita. The words he was saying were familiar. Then finally it dawned on her. Ang daya, that's a song by Rolling Stones.
the epic record, you can't always get what you want. Bulalas niya. Natawa ito. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagre-recite ng lyrics ng kanta. She stuck her tongue out at him. Sige na, ako nang magbabayad ng kakainin natin. Dapat pala ang sinabi ko, you have to say something about yourself. No songs, no poems, or any other stuff written by other people. Well, you didn't lay out many rules. I'll remember that the next time. Don't worry, ako pa rin ang magbabayad ng dinner natin. Pabirong inirapan lang niya ito. Thank you, ha? Sabay pa silang napabaling nang may lumapit sa mesa nila. Bahagya siyang nabigla nang makitang ang channel head ng Music Fusion na si Kelvin Romano iyon. Boss Kelvs! Aniya, sabay tayo mula sa kinauupuan at bumeso rito. Boss, this is Dylan Cervantes. Dylan si Sir Kevin Romano, channel head namin. Nagkamay ang dalawang lalaki pagkatapos niyang ipakilala ang mga ito sa isa't isa. I won't be much of a bother. I was just surprised to see the two of you together. Ani ni Boss Kevin sa kanya. Oh, we're friends, Boss Kevs. Since the La Valleza Filipina days, common friend namin si Earth sa Trinidad. Tumangu-tangu ito sa kabumaling kay Dylan. I know you won't usually do TV guestings unless it's for an interview. But what do you think of doing an episode on Jewel's show? I'm a couple of tables away but I couldn't help but notice that you two have great chemistry. Napaawang ang mga labi niya at kumunot naman ang noo ni Dylan. Mag-guest ang lalaki sa show niya sa Music Fusion? Wala siyang duda sa pagiging telegenic nito. Pero kakayanin ba nitong maging madaldal sa harap ng kamera? Yun ang inaalala niya. No offense, Kelvin, but I'm not really into television and stuff. Ani ni Dylan. Think about it first. Sagot naman ni Sir Kelvin dito. It's just one episode. Bumaling ito sa kanya. Anyway, I've got to go back to my wife. See you guys around. Pagkasabi niya yun ay tumalikod na ito sa kanila. Magsasalita pa sana siya ngunit eksaktong dumating ang pagkaing in order nila. Hinintay muna niyang mailapag ng waiter ang lahat ng mga pagkain bago siya nagsalita. Have you ever watched my program in Music Fusion? Umiling ito. Yung show ko kasi, the viewers can send email or text the request for music videos they'd like to see and their dedications to whom they'd like to. Sometimes I would have guests come over who'd be interviewed by me. And then they also get to be my co-DJ for the day. Tiningnan niya ito. So what do you think? Umiling ito bago sumagot. Jewel, kanina lang you even had to dare me just so I could talk for 2 minutes non-stop. She sighed. I know, but I think that having you in the show will be fun. Kaya pag-isipan mo ha, Dylan, please. Hindi ito sumagot. Please. Okay, I'll think about it. Sagot nito. Now let's eat. Nginitian niya ito bago sila nagsimulang kumain. She felt excited. Sana pumayag si Dylan sa naisipan ng boss niya. That would be a step closer to Dylan. How could a former beauty contestant / VI get to work with a chess grandmaster? Their worlds were galaxies apart. Tumangu-tangu naman ito. I see. I know that things didn't turn out well with Dylan and your friend Rowena. Bumuntong hininga ito. Oo nga eh, actually hanggang ngayon I still feel Bernardo Carpio-ish dahil sa inyong dalawa. Ano ba naman kasing nakita nyo kay Dylan at kulang na lang sabitan nyo ng sampagita tuwing makikita nyo? Well, I can only answer for myself at dati ko pa itong nasabi sa'yo. Dylan's different from all my past boyfriends and because of that, he stands out. How about Rowena? Si Rowie? High school pa lang kami, panati ko na yun ni Dylan. In fact, nagko-collect pa yun ng pictures at newspapers clippings ni Dylan at nilalagay sa scrapbook. Nakangiwing sabi nito. Oh, wow! And with that love of hers for Dylan, nag-break pa rin silang dalawa? Nagkibit balikat ito. It was Dylan who decided to end the relationship because he claims they were incompatible. Needless to say, Ricky was devastated because of it. Pagkasabi niyo ay sumimsim ito ng apple flavored vodka na nasa cocktail glass nito. But Rowe is a strong and intelligent woman. I know she'll get over Dylan soon. Nasabi mo na sa akin dati na si Ricky ang smartest girl in school sa inyo nung high school.
Pero hindi pa rin naging sapat yon, pati na rin yung lagpas isang dekada niyang pagkakagusto kay Dylan para magtagal ang relasyon nila. She sighed. Ang hirap i-figure out ni Dylan, no? Parang bago mo pa malaman kung ano yung iniisip niya, isang madilim at labyrinth munang daraanan mo. Kung sa bagay, he won't be a class grandmaster for nothing. Tiningnan niya ng mataman si Ezra. Inamin dati sa'yo ni Dylan na gusto ka niya, diba? I want to hate you forever because of that. Natawa si Ezra. Ano ka ba? Lumang issue na yon. Happy na ako with Red. Ngumiti siya. Let's drink to that then. Sabi na lang niya. For your happiness and Red's. May we hear the wedding bells real soon? Nakipagpinkian naman ito ng baso sa kanya. Thanks. Would you want us to have a toast for you and Dylan as well? Ngumiti siya. Sure. Baka marinig ng tadhana at pagbigyan ako. Why don't you take painting lessons? Nasa Azalea Bar si Dylan, kasamang kaibigan si Charles at Red. Hindi nakapunta ang workaholic na si Trent dahil may tinatapos pa raw itong trabaho. Napailing siya sa suhestyon ni Red. Wala ako ng talent mo, pare. Painting was Red's hobby at maaaring i-exhibit ang mga gawa nito kung hindi lang ito abala sa pamamahala ng Mayor Shipping Lines kaysa paggawa ng mga painting na i-exhibit. Kung gusto mo para maiba naman, magtrabaho kang waiter sa Amor's Garden. Sabi naman ni Charles, kumunot ang noo niya. Gagawin mo akong waiter? Para malayo talaga sa chess, pare. Wala kang gagawin dun kundi mag-serve ng pagkain sa mga customer at magpa-cute sa mga girls if you want. Just tell it to me straight, Charles, kung gusto mo lang akong alilain. Tumawa ito. We're actually trying to help you, man. Ano ba kasing sabi ng mga taga-NCFV? Bumuntong hininga siya. That I should do something different. Tumikhim muna si Red bago nagsalita. Nabanggit sa akin ni Ezra na nagkasama sila sa isang event ni Jewel. And Jewel mentioned that there's an offer for you to be a guest DJ sa Music Fusion. Have you decided on that one? Whoa! Si Charles. Hey, DJ Dylan, you're the man. Tiningnan niya ito ng masama bago siya bumaling kay Red. I'm still thinking about that. Wala naman kasi sa personalidad ko ang mga ganoong bagay. That last thing I'd want to do now is to make myself look even more stupid. Mukha na nga akong tanga dahil ilang buwan lang mula nang makatanggap ako ng award sa Malacanang. Tapos sa last 3 chess tournaments ko, napakababa ng rankings ko. Thanks to my miserable performances. Tinapik-tapik ni Red ang balikat niya. Don't be too hard on yourself, dude. Even the best athletes have their own dry spells. Pero bakit ngayon pa? It's the last thing I need now. Sagot naman niya. Uminom muna si Charles ng beer nito bago uli ito nagsalita. Then decide on how you would like to get yourself out of that. He kept silent. Maya-maya ay huminga siya ng malalim. He had made his decision. I'll start with being DJ Dylan for a day then. Ano yun sa mga ito? Good luck, man! Halos magkasabay na sagot ng mga ito sa kanya. Nasa Studio 5 si Jewel ng ABS-GMN, ang mother network ng Music Fusion. Sa studio na iyon sila nagtatape ng shows nila. Naroon silang dalawa ni Jocelyn ng hapon na yon dahil parehong taping day nila iyon. Hindi niya maitago sa kaibigan na nadaramang excitement. Binalita kasi sa kanya ng segment producer nila na pumayag daw si Dylan na mag-guest sa Amor Power. Kaya abot-abot ang kaba niya. Hindi tuloy niya magawang kulitin si Jocelyn habang nasa green screen ito. Kagaya ng madalas niyang gawin. Bahagya siyang nagulat nang may pumitik sa harap ng mukha niya. Nang tingalain niya kung sino yon, nakita niya si Faye na nakangiti at may hawak na kape mula sa The Coffee Bean at Tea Leaf. It was only then that she noticed that they were done taping the top 20 heat shows hosted by Jocelyn. You don't seem to be your usual jolly self, Jewel. What's up? She shrugged. Nothing. Nagtaas lang ito ng isang kilay. Halatang hindi naniniwala sa isinagot niya. Maya-maya ay napalingon ito sa gawing pinto. Hey, Dylan Cervantes is here! Narinig niyang sabi ni Faye habang nakatingin sa gawin ng pintuan ng studio. Bumilis ang tibok ng puso niya. Slowly nilingon niya si Dylan. Nginitian niya ito nang magtama ang mga mata nila. Matipid ang ngiting isinukli nito sa kanya. Ready for your stint, DJ Dylan? Tanong niya rito.
Tumango lang ito bago tumingin kay Faye. I'll be directing you and Jewel in a while. Ani ni Faye ng ilahad nitong kamay sa lalaki. Pakiramdam niya ay parang may tumusok na isang giant karayom sa puso niya habang pinapagmasdan niya si Dylan na nakatingin naman kay Faye. She had seen that look in his eyes. Yun ang tingin na ibinigay nito kay Ezra nang una nila itong makilala. Oh my, not Faye. Gusto niyang magpapadyak sa inis. Ayan ka na naman Dylan, kung kani-kanino ka na naman nakatingin. Bahagya siyang napaigtad nang may biglang umakbay sa kanya. It was Jocely. Makeup and styling on Dylan Cervantes, please. Narinig niyang utos ni Faye. Sumunod naman ang stop na tinukoy nito. Pinisil ni Jocely ang balikat niya. Don't forget to breathe. Bulong nito sa kanya. Don't worry, I won't. Mahinang sabi niya. Tiningnan uli niya si Dylan na mukhang naiilang habang nilalagyan ng makeup artist na si Annie. Inabot naman ni BJ dito mga damit na isusuot nito. Dahil kaya niya mag-makeup at i-style ang sarili niya pagkatapos ng makeup and styling kay Dylan, ay nagbigay na ng hudyat si Faye na magsisimula na ang taping nila. Nagsuot siya ng high heels kaya halos hindi nagkakalayo ang height nila ni Dylan. May 2 o 3 pulgada lang sigurong itinaas nito sa kanya. Guys, magkasama kayo sa iisang frame. Magko-composite pa ba ang editor para sa inyong dalawa? Magkaaway ba kayo? Sita sa kanila ni Faye. Sumunod sila ni Dylan dito nang maglapit pa sila ng kaunti. A little more. Sinunod uli nila ito. Good. Sinanya sa nito ang cameraman nila. In 3, 2, 1, roll it. Naging automatic naman sa kanyang lahat. Hello to all Music Fusion viewers. This is DJ Jewel and you're watching Amor Power, the official hot patch of a show on music, lifestyle, and entertainment. I'm sure you guys are all in awe at this gorgeous guy beside me. Aniya, saka tinuro si Dylan. And yes, I'm as excited as you guys are about having the demigod / chess grandmaster in our show, Dylan Cervantes. Pumalakpak siya. Nagsipalakbakan din ng staff at crew na nasa likuran ng kamera. Tumikim muna si Dylan bago nagsalita. Thank you, DJ Jewel. Happy to be here. Tumawa siya. Why does it seem to me that you're not really happy being here? She kidded him. Wala na yun sa script nila na nasa teleprompter. Ngunit hindi sumigaw ng cut si Faye, kaya okay lang marahil dito yon. Must be a newbie jitters. Sagot ni Dylan. Don't worry, DJ Dylan. Kahit yata tumayo ka lang dyan at hindi magsalita, matutuwa sa yung mga babaeng viewers natin. Right, ladies? She stepped closer to the camera and winked. Narinig niyang pagtawa ng staff. Bumaling uli siya kay Dylan. So how does it feel being called DJ Dylan for today and not GM Dylan, as you have always been known for? Nagkibit balikat ito. I'd like to have a welcoming attitude to such changes. Tumangu-tangu siya. That's nice. Okay, why don't you introduce our first video for today, DJ Dylan? Tumutok naman ang tingin nito sa teleprompter at binasang naka-flash doon. Our first video is from the grunge band Nirvana. Their hit song Smells Like Teen Spirit. This one's requested by Boboy De La Cruz. He said, he'd like to dedicate this to his friends, ang tropang Fijiks. Hi, Boboy. Thanks for the email you sent. Nilingon niya si Dylan. This Nirvana song was taken from the band's second album titled Nevermind. Tumangu naman ito. It was the opening track and lead single from that album, which was released in 1991. The song was a commercial and critical success. It was even ranked the 9th greatest song of all time list by Rolling Stone magazine. Hindi niya napigilan ang pagtaas ng isang kilay niya. Wala sa teleprompter ang mga sinabi niyo ni Dylan. You're a rock fan? I thought you were the type who just listened to Mozart and other classical stuff. Natawa ito. No, I'm not into classical music. I'm more of a rock fan. Really? You don't strike me as one. Because I don't have the cold eyeliner, all black outfit and spiky accessories. Sagot naman ito. I may not look the part, but I listen to Led Zeppelin, The Beatles, AC/DC, Stone Temple Pilots, The Verb, Fountains of Wine, and Heads. Pabirong tinakpan niya ang bibig nito.
Okay, I believe you. So before DJ Dylan here enumerate all of the rock gods of the world, here is Smells Like Teen Spirit by the iconic grunge band Nirvana. Enjoy! And God! Sigaw ni Faye. Inalis naman niya ang kamay mula sa bibig ni Dylan. Wala naman itong sinabi. Basta tumingin lang sa kanya ng mataman. Malakas ang tibok ng puso niya at parang nararamdaman pa rin niya mga labi nito sa palad niya. She flashed him the peace sign. Hey, that was cool! Narinig niyang sabi ni Faye dito. Tama si Boss Kelbs. You guys oddly have good chemistry. Nagkibit-balikat lang si Dylan, samantalang napakagat labi naman siya. At nang magsabi si Faye na mag-ready sila para sa susunod na take, huminga muna siya ng malalim. Parang mauubusan siya ng hangin. Dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot ng kaalamang abot, kamay na lang niya si Dylan ng mga sandaling yun. May pag-asa nga kaya si Jewel kay Dylan? O one-sided love lang ang meron sa kanila? Abala si Dylan sa fourth chapter ng librong isinusulat niya na ang working title ay Dylan's Way of Playing Chess nang marinig niya ang message alert tone ng cellphone niya. Inabot niya yun at tiningnan kung kanino galing ang sunod-sunod na text messages na pumasok. Napakunot ang noon niya nang makitang galing kina Charles, Ezra, sa nanay at tatay, mga kapatid at iba-iba pa niya mga kamag-anak at kakilalang mga text messages. Iisa lang naman ang mensahe ng mga yun. Napanood daw na mga itong pag-guest niya sa show ni Jewel sa Music Fusion. Ilan sa mga itong nagsabing natawa at natuwa raw sa palabas. Si Charles, binubuyo na naman siyang ligawan si Jewel. Si Ezra nagsabi na kakaibang Dylan daw ang napanood nito. Maging si Sir Louis ng NCFV. Nag-congratulate din sa kanya. Napanood daw nitong show kasama ang pamangkin nitong babae na fan daw niya. Napailing na lang siya. I-off na sana niyang cellphone niya para hindi siya maistorbo sa pagsusulat nang may pumasok na text message mula kay Jewel. WYL, you look great on TV. Grabe talaga. I know I'm sounding like a gushing fangirl, but I really hope we could work together again soon. Have a great night. Natagpuan na lang niyang sariling nagre-reply rito ng maikiling salamat. Nang maisend niya yun ay tuluyan niya nang ini-off ang telepono niya para maibalik ang konsentrasyon niya sa isinusulat. Nasa chapter na kasi siya tungkol sa defense technique para sa double panchietto attack. May ilang segundo rin ang lumipas na nanatili lang siyang nakatitig sa blankong pahina sa Microsoft Word. Sinubukan niyang mag-type ngunit kapag natatapos siya ng isang pangungusap ay binubura din agad niya yon. Bumuntong hininga siya at sumandal sa kinauupo ang office chair. Inilibot ang tingin sa kwartong yun na ginawa niyang opisina cum library niya. Nakapaikot doon ang matataas at naglalakihang bookshelf. He was an escapist in the sense that whenever he wanted to get out of the real world, he would read books and comic books that would bring him into another dimension. Madalas na out of place siya sa mga kapatid niya. Paano naman kasi siya makikipaglaro sa mga ito ng manika, kitchen set at bahay-bahayan? Sa pinasukan niyang elementary at high school, dahil kilala siya na palaging nagiging top 1, maraming ilag sa kanya. Kung meron man siyang ilang mga naging kaibigan, yun ay ang mga katulad din niyang studios o kaya ay yung mga gusto lang bumarkada sa kanya para manghopya kapag may exams at magpatulong sa assignments o projects. Kaya naman mas naging takbuhan niya noon ang pagbabasa ng mga libro at comic books, paglalaro ng chess at pakikinig ng rock music. He pressed hard on his temples. Why couldn't he concentrate on what he was writing about? All he could think of was the show that he and Jewel taped for Music Fusion. He knew that it would be aired at around 7 p.m. Ayaw lang niyang manood dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na pumayag siyang gawin yun. Huminga siya ng malalim. Saka kinuhang cellphone at binuksan yun. Ang sabi ng ate Diana niya sa text nito ay inirecord daw nitong episode ng Amor Power dahil guest siya roon. Tinawagan niya ito para pakiusapan na isend yun sa email niya. Pumayag ito at sinabi pang bagay na bagay raw sila ni Jewel. Natatawang kinumusta na lang niya ang asawa at mga anak nito. Saglit pa silang nag-usap bago ito nagpaalam at nagsabing isesend na nito ang kopya nito ng episode ng Amor Power para sa araw na yon. Bumalik siya sa pagsusulat habang hinihintay ang email ng ate niya. At nang dumating na nga yon, he minimized the MS Word window so he could see for himself what he and Jewel did in front of the camera. Well, after watching it, he had to admit that they were quite an entertaining pair. Isang linggo nang nakalipas mula ng maging guest ni Jewel si Dylan, ay nakakatanggap pa rin siya ng good reviews tungkol doon.
Marami ang nagsabi na unlikely daw ang tandem nila, but it actually worked on screen. Dahil walang Twitter account si Dylan, sa kanya ipinaparating ng fans nito na natutuwa ang mga ito na nakita ang other side daw ni Dylan. That there was more to the chess grandmaster than brains and good looks. There were some posts in different forums and blogs about having Dylan as a permanent DJ in Music Fusion. Ngunit syempre, hindi rin nawala ng sasabihin ang directors niya at ni Dylan. May mga naiinis daw sa kanya dahil halata raw na nagpe-flirt siya kay Dylan. May ilang nagsabi na trying hard daw siya sa pagdi-DJ. At meron ding nag-criticize kay Dylan na bagay rito na mag-showbiz na lang dahil wala raw kwentang mga huling laban nito sa mga chess tournaments na sinalihan nito. And honestly, mas nasaktan pa siya sa mga pangit na sinabi kay Dylan kaysa sa mga hindi magandang sinabi tungkol sa kanya. Miss Jewel, phone niyo yata yon. Naramdaman niya ang marahang tapik sa braso niya. Ang isa sa mga production assistant ang nalingunan niya. Kakatapos lang ng taping niya at hindi na niya namalayan kung gaano siya katagal na nakatitig lang sa green screen habang nakaupo sa prop ng beanbag na gagamitin mamaya para sa show ni Sasha, isa sa mga DJ ng Music Fusion. Ah, yes. Thanks. Kinuha niya mula sa bagang cellphone niya. Nakita niyang si Pam ang caller niya. Hi, Peach. Ani yan ang sagutin ng tawag nito. Ay, me, dear. Iakyat mo nga ang kagandahan mo here sa fifth floor sa Banaho Boardroom. Now na! Kumunot ang noo niya. Anong meron? Doon madalas mag-meet kapag mayroong mga ipinipitch na bagong programa sa mga executive ng AVS-GMN. May meeting tayo with no less than Sir Kelvin and Madam Diana. Flying high daw yung nakuhang rating ng episode nyo ni Dylan. Magsustorm daw tayo ng ating mga brain laloos about sa possible TV show para sa inyong two. Really? Excited na sabi niya. Si Ma'am Diana ang head ng creative group ng Music Fusion. Kilala ito at si Boss Kelvin sa pagiging dynamic at quick thinkers. Kapag may naiisipang bagong programa o gimmick para sa Music Fusion ng mga ito, may brainstorming agad kasama ang parties involved. Ibig sabihin ay kasama din si Dylan sa meeting na yon? Yes, truly! Kaya apply ka na here! Alright, we'll be there in a few minutes. Aniya bago tinapos ang tawag, nagpaalam na siya kay na Faye at sa mga staff na naroon. Dumaan siya sa dressing room at nagsabi kina Sasha at sa personal assistant nito na iiwan muna niya roon ng mga dalang damit at gamit. Si Sasha na kasing nakaschedule na sunod na magte-tape ng show nito sa Solely for OPM Videos. Tanging ang shoulder bag lang niya ang dala niya nang umakyat siya sa fifth floor. Ilan sa mga nakasalubong niya ay binati niya. Mayroon pang ilan na nagpa-picture. Nang nasa tapat na siya ng boardroom na binanggit ni Pam, huminga muna siya ng malalim bago siya marahang kumatok at pinihit pabukas ang doorknob ng pinto. Ilang pares ng mga matang tumutok sa kanya. Otomatikong dumako ang mga mata niya kay Dylan na nakatingin din sa kanya. Nakasimpleng t-shirt lang ito na green. Mukhang bagong paligo ito, kagaya noong unang beses silang nagkakilala sa labas ng gym. Ngumiti siya sa mga naroon, nakaupo sa pinakadulo si Boss Kelvin. Nasa kanan nito si Ma'am Diana at sa kaliwa naman si Belinda na isa sa mga writer ng Music Fusion. Katabi ni Belinda si Pam. Si Dylan ay nasa tabi ni Ma'am Diana. Umupo siya sa tabi ni Pam. I'm sorry, am I late? Aniya sa mga ito. Not really. Si Boss Kelvin ang sumagot sa kanya. Sinanyasan nito si Ma'am Diana. Tumango naman si Ma'am Diana rito bilang tugon bago ito nagsalita. Boss Kelvs and I had a conversation yesterday after seeing the latest ratings from Philippine Falls. The episode of Amor Power where Dylan was a guest had a 7.2% audience share in Mega Manila and 4.5% of the national ratings. That's the highest we've had for a show so far since Music Fusion started about 5 years ago. We also considered the online hype that the episode generated. Tumingin muna ito kay Boss Kelvin na tumango uli rito bago ito nagpatuloy. So we thought about giving you guys your own show in Music Fusion. 12 episodes airing, once a week for 3 months. Taping starts ASAP. The bosses at AVS-GMN have already given their go signal. Tumikim muna siya bago nagsalita. Ano ho yung concept ng show? Si Boss Kelvin ang sumagot sa tanong niya. A combination of a lifestyle and reality TV show. Napataas ang isang kilay niya sa narinig. Reality TV? May susunod sa aming mga kamera saan man kami magpunta? Napatingin siya kay Dylan. The guy had his poker-faced expression. An expression she observed he had whenever he played chess. It won't be like the usual reality show in the US like Jersey Shore.
Keeping Up with the Kardashians or The Hills, sabad ni Belinda. The tentative title of the show is The Beauty Queen and the Geek. Of course, it's quite obvious who's who. Anyway, the idea is that you guys have two different worlds. Jewel will have Dylan experience her world, and vice versa. It was Dylan's turn to ask, "Can you be more specific?" It's like this. The two of you would be doing challenges or dares, like what are geeks known for? Extensive knowledge of computers, comic books, video games, and sci-fi stuff. So we'll have Jewel try her hand in those things. On the other hand, beauty queens are involved with the glamorous side of life like pictorials, fashion shows, or doing charity work. So we'll let you have a taste of that kind of life. And then we'll have cameras to document everything. Napakagatlabi siya. She felt the urge of adrenaline after hearing the show's concept. It sounded fun. And the best part of all was si Dylan ang makakasama niya. I have to think about it first. Ani ni Dylan. Gusto niyang mag-tantrums. Dylan sounded as if he was already saying no. I'd like you to really consider this, Dylan. Ani ni Boss Kelvin dito. We'll talk offline about your TE. But I'd like to assure you this early on that the treatment for the show won't be circus-like. You can also look at it from this perspective. You and Jewel would be exposed to different environments and would surely expect you and Jewel to learn new things. And when you learn, the televiewers learn too. Besides, this will also serve as a platform for you to promote chess in our country. You know that the chess is one of the most underrated non-contact sports here in the Philippines. Tumangutango naman si Dylan sa pitch ng boss niya. Maya-maya ay siya naman ang nilingon ni Boss Kelvin. How about you, Jewel? What are your concerns? I have no issues whatsoever, boss. I'm actually excited about the project. Sagot naman niya. Sinulya pa niya si Dylan na nakatingin ng mataman sa kanya. Pam! Tawag naman ni Boss Kelvin sa manager niya. Are we good? Tumangu si Pam. Yes, Sir Kelvin. Okay, we're done then. Ani to sa kanila. Thanks, everyone. Nagsipagtayuan na silang lahat. Naiwang nakaupo sina Boss Kelvin at Ma'am Diana. Nauna nang lumabas si Belinda, kasunod si Pam. At dahil gentleman, pinauna na rin siya ni Dylan na lumabas ng pinto. Nasa hallway na sila nang lingunin niya si Dylan. Pumayag ka na. Masaya yun. It will be a learning experience for both of us. Just like what Boss Kelvin said. Tiningnan siya nito. You know that the show will just poke fun at me being a geek. She rolled her eyes. Dylan, kahit gano'ng ka pa magmukhang tanga sa show, alam naman ng buong mundo na isa kang henyo. At kahit na maglublub ka pa sa putikan, believe me, your fans will still adore you. Dylan chuckled. It sounds weird kapag babae ang nambubola sa lalaki. Hinampas niya ito sa braso. Hmm? I'm telling the truth. Over ka. Nilingon sila ni Pam na nakikinig pala sa usapan nila. Papa Dylan, ang pinopoint lang naman nitong alaga ko, you got nothing to lose and everything to gain. O, naging spoken in dollar tuloy ang lola mo. Basta think about it ha. Lumapit ito kay Dylan at pinisil ito sa braso. Matipid ang ngiting ibinigay rito ni Dylan. Natawa siya. Fam, huwag mo namang iharas si Dylan. Tinaasan siya ng isang kilay ng manager niya. Protective? Kunwari ay nagulat na bulalas nito sa kanya. Oh no, future leading man ko tote. Ani ang ginaya pang tono ng pananalita ni Pam. Hindi pa siya nakontento, ikinawit pa niyang braso sa braso ni Dylan. Hindi naman ito nagkomento sa ginawa niya. Sige na, ikaw ng beauty queen. Ako ng etsuserang fraglet. Sagot naman ni Pam sa kanya. Muli naman itong bumaling kay Dylan. Seriously, Papa Dylan, think about the project ha. I feel it in my heart kapag hindi ka pumayag, hindi magpupush through yon. Tailor-made yung show para sa inyong two. Bumitaw siya sa pagkakakapit kay Dylan nang makarating na sila sa tapat ng elevator. I second the motion, aniya, pagkatapos pindutin ang down button ng elevator. Nanatiling tahimik lang ito. Nang bumukas ng elevator ay pumasok silang tatlo sa loob. Kamuntik na niyang mahigit ang kanyang hininga dahil sobrang lapit nila ni Dylan sa isa't isa. Does this mean that you'll be taking a hiatus from chess competitions, GM Dylan? Dylan looked at his interviewer, ang Philippine correspondent ng Asian Chess Magazine, si Gilbert Arciaga. Nasa sulok sila ng isang Japanese restaurant sa Glorieta 5.
Tinawagan kasi siya nito para sa artikulong isusulat nito tungkol sa huling naging laban niya sa Moscow. Hindi naman. Sagot niya rito kapag daka. A reliable source said that you'll be entering Philippine show business. Hindi ko alam na umi-extra ka rin pala bilang entertainment reporter, Gilbert. Tumawa ito. And I didn't know you had an eye on video jack-eyeing, much less on doing a reality TV show. Why? You were even dubbed by the fans as the GM who never smiles. Nagkibit-balikat siya. They can say whatever they want to say. And you can do whatever you want to do? He sighed. Off the record, man. There has been a lot of pressure since the World Chess Championship. Pinagpapahinga muna ako ng NCFP mula sa chess. I understand. It was quite obvious in your last three competitions. Everyone felt you weren't as daring as you used to be on the chessboard. People were saying that since you've already reached the peak of your career, there was no other way for you to go but down. Hindi na lang siya nagkomento sa sinabi nito. Nakakarating naman kasi sa kanyang komento sa kanya ng mga tao, kahit na hindi niya yun basahin sa mga forum, magazine, o kaya sa sports section ng mga dyaryo. May mga nagte-text, tumatawag at nag-i-email pa rin sa kanyang mga kakilala, kamag-anak at kaibigan na nagsasabi sa kanya ng tungkol sa sinabi ng kung sino man tungkol sa kanya. Tumikhim muna si Gilbert bago uli ito nagsalita. So, shall we expect to see more of you on TV? Unfortunately, yes. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Get a grip, Jewel. Paninermo niya sa sarili. Sa labas mukha siyang kalmadong-kalmado habang minimake-upan siya para sa first taping day nila ni Dylan ng show nila na The Beauty Queen and the Geek. Pero sa loob-loob niya nagrarally na yata lahat ng internal organs niya sa sobrang nervyos. Naka-costume siya bilang a Wonder Woman ng DC Comics. Her stylist and makeup artist were raving about how long her legs were and how nice she looked in the costume. Ang tanging na isagot niya sa mga ito ay ngiti at simpleng thank you. Nang matapos siyang ayusan ay pumunta na siya sa Studio 5 kung saan naroon ang set ng show nila. Ang nakaschedule na isushoot nila ngayon ay vlogs para sa show nila at yung mga scene kung saan nasa set lang silang dalawa. May 2 segundo rin siyang natigilan ng matanawan niya si Dylan na nakikipag-usap kay Faye. Nakatuksido kasi ito. Yun ang unang beses niyang nakita ito na formal ang suot. He looked like he was ready to pose for the popular GQ Men's Magazine. Naramdaman yata nito na nakatingin siya rito, kaya lumingon ito sa gawi niya. Pinilit niyang sariling ngumiti. Ngunit ang hindi niya nakontrol ay ang pag-iinit ng mga pisngi niya sa paghagod ng tingin ni Dylan sa kasuotan niya. She was used to being looked at, pero nang ito na ang gumawa niyon, parang gusto niyang magtalokbong ng kumot. Alright, Wonder Woman's here! Malakas na sabi naman ni Faye sa lahat nang mapansin siya nito. You guys would surely look good together. Siguradong sasabog ang screen sa inyong dalawa. Ibinaling niya ang tingin sa set ng show nila. Nahahati yan sa dalawang team. Ang isang dingding ay may drawing ng mga comic book at sci-fi movie characters. May desktop computer sa isang gilid. Racks na puno ng mga libro, comics, DVDs, music CDs at vintage vinyl records. Mayroon ding action figures na iba't ibang laki at hugis. Sa kabilang side naman, parang backstage ng isang fashion show ang itsura. May malaking vanity mirror na may peripheral light bulbs at iba't ibang klase ng costumes na nasa rack. Umbrella lights at sofa na kulay pink. How do you like the set? We call the left side the glamour side and the right side is the geek side. Narinig niyang sabi sa kanya ni Belinda. They're great, she said for lack of better term. Gusto sana niyang sabihin na kuhang-kuha ng set ang kaibahan ng background nila ni Dylan. Naramdaman niyang tinapik siya ni Belinda. Go na raw kayo sa set, sabi ni Derek. Tumango siya at naglakad na papunta sa set. Nagkatinginan sila ni Dylan. You look dashing, sabi niya bago siya pumesto sa tapat ng geeky set. And you look like the very first version of Wonder Woman. Kumunot ang noo niya. Ah, talaga? Iniberaw ng costume designer yung lower portion. Dapat nga raw spandex na high-cut underwear, kaso baka naman ma-shoot down agad tayo ng MTRCB. She grinned. Dylan tapped his chin. Wonder Woman actually wore a skirt in the very first issue, way back 1941. And DC Comics had her costume redesigned for the 600th issue. Ang magiging suot na niya ay black leggings, red blouse at blue na jacket.
Okay. Tumangu-tangu siya. She was now having a taste of Dylan's geekiness when it came to comics. So, anong mas gusto mo? She noticed that Dylan was slightly taken aback by her question. Hindi siguro nito inaasahan na interesado siya sa mga sinabi nito. Tumikim muna ito bago nagsalita. Personally, hindi ako nag-a-agree sa pagmo-modernize nila sa costume ni Wonder Woman. She had the snug costume since the 1940s and it has long been iconic. Bakit pa nila kailangan baguhin yun? Tumawa siya. Aminin mo na mas gusto mo lang kasi na naka-high cut underwear si Wonder Woman kaysa naka-leggings. It's not that. Depensa nito na bahagya pang pinamulahan ng muka. Gusto niyang mapahalakhak. Dylan looked like a charming little boy. You're blushing, Grandmaster Dylan. Of course not. Tanggi nito, saka tumingin sa gawin ni na Faye. Hindi pa ba magsisimula ang taping? We've been shooting you guys even before you started your conversation about Wonder Woman's costume. Sagot ni Faye. Ha? Bakit hindi nyo naman sinabi? Nagulat na tanong niya. Why should we? It'll run the moment. Sagot ni Faye. Now we'll go to the script on the teleprompter. You guys ready? In 3, 2, 1, go Jewel! She felt the familiar rush. Hi Music Fusion viewers, we're your host, Jewel Domingo. And Dylan Cervantes, sagot naman ni Dylan. Join us as we take the plunge into two different worlds, the glamorous life of a beauty queen. It was Dylan's turn to speak. And the geeky world of the, geeks. Natawa siya. So guys, you must be wondering what a geek really is. A geek is someone who is fascinated, quite obsessively, about a particular area of knowledge or imagination. Right, Dylan? Yes, it could be about computers, science fiction, books, comics, films, anime, TV shows. That, salo naman niya. If we were to try discussing each type of geek, we will probably take one whole season. Bastang sigurado ko lang itong co-host ko, turo niya kay Dylan. I certified comic geek, rock geek, at chess geek. So screw the idea that geeks are unnice. Geeks are hot. Geeks rule, she said as she raised her fist in full conviction. Parang wala naman yata sa script yung sinabi mo. Ani ni Dylan sa kanya. She pursed her lips. But that's what I feel like saying. Anyway, sabi naman ni Dylan sa camera. Needless to say, my partner here has had first-hand experience on the glitz and the glamour of beauty pageants. She has won a number of crowns from the beauty pageant she joined at her alma mater, De La Salle University. Of course, we are all familiar with her victory as one of the semi-finalists of a highly acclaimed international beauty pageant, La Belleza Filipina. Nagbow siya at nagwave na katulad ng itinuro sa kanila sa beauty pageant bago niya sinabi ang spiel niya. So join us in the first episode of... Tumingin siya kay Dylan. The beauty queen? Sabi nito. And the geek? Salo naman niya. And cut! Sigaw naman ni Faye. The staff and crew clapped and hooted. Ngumiti lamang siya habang si Dylan naman ay humawak sa batok nito. Alright guys, I'd like you to meet Jason Amanix. Ani ni Belinda, sabay lahat ng kamay sa isang lalaking nakasalamin at medyo chubby. He's a computer expert, and he'll teach the two of you how to assemble and disassemble a desktop computer, especially its CPU. Napaawang ang mga labi niya. Hindi kasi sinasabi sa kanila kung anong challenges ang gagawin nila para daw surprise talaga yun sa kanila. Kapag ba hindi ko na ibalik yung computer sa ayos, ibabawas niyo yun sa sweldo ko? Oo raw. Right, Faye? Ani ni Dylan. Sumang-ayon naman dito si Faye. Halata namang gusto lang siyang asarin ng dalawa. Close na kayo? Gusto sana niyang isinghal kay Dylan, ngunit dahil hindi niya magagawang sabihin yun ay inirapan na lang niya ito. Nasa loob ng isang van si Dylan at Jewel, kasama ang dalawang cameraman. Si Faye, si Belinda at dalawang production assistant nila na sina Quentin at Eloisa. Papunta raw sila somewhere in Makati. Ayaw namang sabihin ng mga ito kung saan eksakto yon. Wala sa loob na napatingin siya kay Jewel. Napanay pa rin ang tanong kina Faye kung anong susunod na magiging challenge sa kanilang dalawa. Masama kasi ang loob ng dalaga sa kinalabasan ng computer geek episode nila dahil hindi nito magawang ibalik sa dating hardware parts na nasa tower ng CPU.
Halatang tulirong-tuliro ito sa mga technical terms. Kahit yung mga simpleng parts lang kagaya ng processor, sound card at motherboard ay hindi ito pamilyar. Noong binili naman daw kasi nitong laptop nito, mas concerned itong itsura kaysa sa specs na yun. Excited na ako sa challenge, bulalas ni Jewel kaya napatingin siya rito. I have a feeling na may kinalaman na to syempre sa beauty pageant. Para fair naman, nalurking ang beauty ko sa computer assembly at networking. Napailing na lang siya. Napalingon siya rito nung paluin siya nito sa bisig niya. Prefer to eat my dust this time around. Nakataas ang noong sabi nito sa kanya. He shrugged. Okay. Okay lang? That's all that you can say? Masyado kang competitive. Tiningnan siya nito ng masama. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong underlying concept ng show natin? It highlights our differences. Na kaming mga beauty pageant winners, madalas puro pagpapaganda, pakikipagsosyalan at party-party lang ang alam. That we can never be as smart as geeks or nerds are perceived to be. Jewel, wala ka naman dapat patunayan na kahit na ano, kahit na kanino. You're you. Pagkasabi niya yun ay nakita niya sa right peripheral vision niya na nakaumang na sa kanilang camera ni Ferds. May kulay pulang ilaw yun. Tanda na inire-record nitong usapan nila ni Jewel. Ferds, pati ba simpleng usapan kailangan kuhanan? Tanong niya rito. Kasama yan sa pinirmahan yung kontrata, Dylan. Don't worry, wala naman akong isasama na raw video na ikasisira ng career niyo ni Jewel. Ani ni Pay na nasa likuran. Tumahimik na lang siya. Ganoon din si Jewel. Maya-maya ay huminto ang sinasakyan nila sa harap ng Donnie West Modeling Agency. Kumunot ang noo niya. Childhood friend ni Red ang may-ari ng agency na si Donnie. Ano naman kayang gagawin nila roon? Ferds, mauna kang bumaba. Kuhanan mo sila as they go down. Utos ni Faye dito. Sumunod naman ang cameraman. Binuksan niya ang pinto ng van. Hinawakan niya yon para manatiling nakabukas para makababa si Jewel. Sabi ko na nga ba kaya pala familiar yung way natin eh. Sa dama pala tayo pupunta. Nice. Tumingin ito sa kanya. Huhulaan ko kung anong challenge natin. Magra-ramp modeling tayo. He almost pronged at the thought. Pumasok na sila sa agency kung saan sinalubong sila ni Donnie. Nagkumustahan sila saglit. And with the cameras recording everything, ay dinala sila ni Donnie sa opisina nito. Binigyan sila nito ng briefing tungkol sa fashion industry. Sa kung paano nagsimula ang modeling agency nito. Kung sino mga bigating kliyente nito. At kung sino-sino ang top models ng agency nito. Mainly sa kanya yung nakadirekta dahil dating model ng agency na yun si Jewel. Pagkatapos na yun ay ipinakilala sila sa isang African-American na lalaki, ngunit nakadamit na pambabae. Nakakulay gintong jumpsuit ito at may cape pa ito na kulay itim. Madam Cleo raw ang pangalan nito. Humalik si Jewel sa pisngi nito. Inilahad naman niya ang kamay para makipagkamay rito, ngunit hindi nito tinanggap yun. Sa halip ay ito nang nagdikit ng pisngi nito sa pisngi niya. Muntik na siyang mapaurong kung hindi lang niya naramdaman ang paghawak ni Jewel sa bisig niya na parang alam nito na gusto niyang humakbang palayo kay Madam Cleo. Dinala sila nito sa isang gilid. The room reminded him of a gym because of its wall-to-wall mirrors. Iyon nga lang imbes na gym equipment ang naroon, pulos mga clothing rack, iba't ibang sapatos at kung ano-ano pang abubot ang naroon. Pinaalis ni Madam Cleo ang mga model na nasa loob. Nakatingin sa kanilang mga ito. Ang ilan sa mga ito'y binati pa si Jewel. Tinuruan siya ni Madam Cleo kung paano maglakad sa catwalk. As expected, iniwan nga siya ng milya-milya ni Jewel. Sinabihan kasi siya ni Madam Cleo na para daw siyang nagmamarcha. Ipinakita nito sa kanya kung paano ang paglakad na dapat niyang gawin. It took him half an hour before he got it right. Well, almost. May pupuntahan pa raw kasi silang iba, sabi ni Napay. Sa SM Mega Mall naman sila sunod na pumunta. As usual, nakasunod pa rin sa kanila mga kamera. Dinala sila ni Nabilinda sa gitna ng Building A ng mall, kung saan magkakaroon ng fashion show para sa Save a Chick. Yun daw ang RTW clothing line ni Jenny Nicolas, isa sa mga kilalang fashion designer sa Pilipinas. Parang gusto na niya mag-back out nang sabihin sa kanila ni Belinda na magbomodel daw silang dalawa ni Jewel sa fashion show na yun. Are you serious? Tanong niya rito. Tumango ito. You're going to be taught by one of the best catwalk directors in the land, Dylan. Actually, madali pa nga ito dahil bukod sa everyday wear lang yung damit. Hindi talaga high fashion runway show tong event. Pwede kang maglakad na parang namamasyal lang sa mall. Kinindatan pa siya nito. Nasapo niya ang kanyang noo. The things that you made me do. Siniko naman siya ni Jewel. Come on, no sweat yan for you.
Ang dali mo kayang natutunan yung proper way to catwalk kanina kay Madam Cleo. You made her smile pa nga. Super hard to please kaya yun. Napabuga siya ng hangin. Fine. Narinig niyang tumawa si Faye habang nagbibigay ng instruction kay Perts. Well, you have to do it, Dylan, and you don't have any choice anyway. I know. Bahagyang nakangiting sagot niya rito. Naramdaman niyang paghawak ni Jewel sa braso niya at inila siya nito papunta sa backstage. Hey, let's see what we're going to wear. Nagpatianod siya rito. Isa sa mga taga-backstage ang nag-abot sa kanya ng cargo short at dilaw na polo shirt. Kagaya sa modeling agency, pinagtitinginan din sila ng models at iba pang mga tao sa backstage. Nung makapagbihis siya, may ilan pa na nagpa-picture kasama siya. Dylan! Pasigaw na tawag sa kanya ni Jewel. Ito talagang si Dylan, pasimpleng chick boy. Ani ni Jewel sa sarili, nang makita niyang may nakadikit ng mga model dito. Lumingon ito sa kanya nang tawagin niya ito. Kaya lang parang gusto niyang magsisi sa ginawa niya dahil nakatanggap siya ng tingin mula rito na animo sinusuri siya. Kagaya ng tinging ibinigay nito sa kanya noong naka-Wonder Woman costume siya. Alam niyang medyo mas revealing ang suot niya ng mga sandaling yun na yellow spaghetti strap blouse at ultra short shorts. Mas kita kasi ang cleavage niya dahil sa halos umabot sa kalahating dibdib niyang lalim ng neckline ng suot niyang blouse. Tinawag sila ng isa sa mga staff ng event at binigyan sila ng instructions. Pangatlo raw sila sa parehang lalabas at magmamodel sa stage. Pasulyap-sulyap lang siya kay Dylan na mukhang chill lang sa mga nangyayari sa paligid. She sighed inwardly. Mabuti pa ito mabilis mag-adapt sa mga kakaibang sitwasyon na pinaglalagyan dito. Narinig na nilang pagsisimula ng event mula sa MC. Pinapila na sila. And as the loud music played in the background, they were given their cue. Nagtinginan sila ni Dylan. Tumango siya rito at naglakad sila palabas ng stage. Nagsigawan ng mga taong nanonood nang makilala sila. Nakangiti siya habang naglalakad at nagpo-pose sa tapat ng mga marker. Habang sa gilid ng mga mata niya nakikita niyang seryosong mukha ni Dylan. Nakita rin niya kung paano ito maglakad. He seemed confident and looked like he had been modeling for years. Ilan sa mga babae sa audience ang isinisigaw ang pangalan nito. Nang sa wakas ay matapos ang turn nila ay bumalik na sila sa likod ng stage. May ilang fans ang sumugod doon. Isinisigaw ang pangalan niya at ni Dylan. Kumaway siya sa mga ito. Si Dylan naman ay hinawakan siya sa braso at iginaya papasok uli sa backstage. Jewel! Ang ganda mo, Jewel! I love you, GM Dylan! Dylan, marry me! Patikim naman ako niyan, Jewel! Jewel, let's do it naman! Kahit isang gabi lang! Napahinto siya sa paglalakad sa narinig. In a split second, nawala si Dylan sa tabi niya at narinig na lang niya ang galit na boses nito na nagtatanong kung sino sa mga nasa labas ng bakal na barandilya ang mga lalaking ng bastos sa kanya. Nagturuan ng ilan sa mga teenager at kalalakihang naroroon. Lumapit na ang event marshal at security ng mga mall nang mapansin ng mga itong kumosyon. Kaya niyong mambastos ng babae pero hindi niyo kayang humarap sa kapwa niyo lalaki? Mga gago pala kayo! Dylan, tama na! Hayaan mo na sila! Saway niya rito habang nakakapit ng mahigpit sa braso nito. Nilingon siya nito. Kitang-kita niyang galit sa mga mata nito. Hindi sila magtatanda kung hindi sila tuturuan ng leksyon. Sir Dylan, pumasok na lang ho kayo sa backstage. Sige na ho. Pakiusap dito ng isang event marshal. Pinaalis naman ng gwardiya ng mula mga manonood na nasa gilid ng backstage. Guys, come on, go backstage! Narinig niyang sabi ni Faye. Bumuntong hininga siya. Salamat sa pagtatanggol sa akin. I'm sure magtatanda na sila. Just seeing you angry will make them think twice about saying nasty words to any woman. Nakita niya na nabawasan ng kaunti ang galit na nasa mga mata nito sa sinabi niya. Hinila niya ito papasok sa backstage. At sa pagkakataong yun sumama na ito sa kanya. Nabalitaan ko yung nangyari sa Mega Mall ah. Nag-angat si Jewel ng tingin at nakita ang kaibigang si Jocelyn na papasok sa dressing room nila. Araw yun ang taping ng Heartstrings at ng show nito sa Music Fusion. Hindi naman siya nasurpresang nakarating yun dito. Malamang, chismoso ka eh. Pabirong sabi niya rito. Umupo ito sa tabi niya. Hindi rin. Hanito habang kinakalikot ang accessories na dala-dala niya na nakalagay sa isang kahong binili niya sa Pape Malrotti. Hinarap niya ito. Hoy Jocely, kilala kita. Spill it out. Bumaling ito sa kanya. I knew through a friend of a friend na kaya pala pumayag yung si Dylan sa offer ni Boss Kelvs. Ay dahil gusto lang niya ng change of scenery. Dahil nga hindi masyadong naging maganda yung performance niya noong mga huling laban niya.
kumunot ang noo niya. And so, Jocelyn shrugged. I just want to remind you na hindi siya permanenteng magiging parte ng mundo mo. Babalik at babalik din siya sa mundo ng chess. A world too different and too far from yours. Natawa siya sabay hilig sa balikat nito. Jocelyn, don't worry about me, alright? Aniya rito habang kinakausap ito sa salamin na nasa harap nila. I'll enjoy the experience while they last. Bumuntong hininga ito. If you say so. Inakbayan siya nito. Ano nga palang sunod na kalokohang gagawin niyo sa show ni Dylan? Honestly, I have no idea. Mula sa Comic-Con ay nagtuloy sina Jewel at Dylan, kasamang mahigit sa kalahating team na bumubuo sa show nila, pabalik sa Studio Sing AVS GMN Building. Dahil sa Comic-Con na ginanap sa Trade Hall ng Star Mall sa Mandaluyong City, ay nalaman niyang estado ng local comic scene. Marami rin palang indie at popular na comics, at iba-iba rin ang genre at format ng mga yon. Nag-interview sila ng mga newcomer na Comic-Con, mula sa mga artists pati na rin sa fans. They even managed to interview some of the most respected names in the industry. Actually, parang hindi naging challenge yon, kundi parang isang exposure trip para sa kanya. At syempre, Dylan surely knew his way around. Halos lahat ng mga exhibitor ay kaya nitong pangalanan. Kaya rin itong magbigay ng mga detalye sa halos lahat ng comics na makita nila. Mula sa kwento, characters, hanggang sa mga creator ng mga yon. Hindi pa nga nila ito napigilang bumili ng ilang comics at animoy fanboy ito na nagpapirma at nagpa-picture sa mga paborito nitong comic artist. Kinailangan nilang bumalik sa Studio 5 kahit nakapag-shoot na sila sa Comic-Con dahil may ilang shoots daw na kailangan kuhanan sa studio. At ang mga na-assign na maiwan na member ng staff and crew ang nag-set up ng studio para sa taping nila. Ang nadatnan nilang mga set ay isang mukhang cafeteria, isang animay kwarto at isang madilim na alley. Anong meron? Tanong niya sa mga tao roon. Si Faye ang sumagot sa kanila. We'll be doing a short film clip of the movie Spider-Man. Nagulat sila ni Dylan. What we'll do is some sort of a parody. We're going to use Spider-Man's alter ego, the clumsy and geeky Peter Parker. If you guys have watched the movie, although I bet that Dylan must have watched it a couple of times. Ngumiti si Faye kay Dylan bago ito nagpatuloy. There was a scene at the cafeteria where Mary Jane has almost lived and had her lunch thrown in the air. Peter Parker saved Mary Jane and he even got to catch Mary Jane's lunch. Tumikhi muna ito bago magpatuloy. So ang gagawin natin, madudulas din si Peter Parker. At ang ending, si Mary Jane pa ang makakasalo ng tray at ng lunch niya. Tumangutangu naman siya. Ano-anong scenes yung gagawin natin, Faye? Tanong ni Dylan dito. One, yun ngang sa cafeteria. Tapos, yung nasa kwarto siya at na-realize niya na may nangyayaring changes sa katawan niya. Another is a fight scene with Green Goblin. We're going to have the Goblin CGI Ed. Itinuro nitong iba't ibang set kung saan gagawin ang mga eksenang binanggit nito. Then you guys will also do one of the best kisses scene on the silver screen. Faye winked at them. Huh? Kissing scene? Kami ni Dylan? Bigla ang naging pagbilis ng tibok ng puso niya sa narinig. Sinulya pa niya si Dylan na seryoso lang na nakatingin kay Faye. So what's the catch? Tanong ni Dylan kapag daka. Ngumiti si Faye. Okay, just to give Jewel an idea, the scene had Spider-Man hanging upside down in his web. Mary Jane goes to him. Fill off his mask just enough for Spidey's lips to show. And they kiss. But since what we'll do is a parody, before you guys can kiss, Spider-Man will fall to the ground. And of course, may caution naman to break Dylan's fall. Okay. Ang tangi na lang niyang nasabi. Nang manatiling tahimik lang si Dylan, inutusan ni Faye ang mga production assistant na ibigay sa kanilang mga costume nila. Sinabihan din nito si Belinda na i-brief na sila sa mga script nila. At dahil comedy naman ang ginagawa nila, hindi naging mahirap i-shoot ang mga scenes na pinapagawa ni na Faye. Halos 3 hanggang 7 take lang sila per scene, ngunit hindi pa rin talaga niya maialis sa sarili na hintayin yung kissing scene nila ni Dylan. At parang nananadya pa talaga, inihuli pa ng stop ang scene na yon. When they were about to do the highly anticipated scene, she had difficulty breathing again. Pinilit niyang magmukhang kalmado habang dahan-dahang ibinababa ng nakabaligtad si Dylan. Naka-costume ito ng Spider-Man. At ang sabi ni Faye, kailangan lang daw niyang ibaba hanggang sa bandang ilong ni Dylan ang maskara nito. At bago pa nga magdikit ang mga labi nila, ay babagsak na ito sa foam na nasa sahig. Nang magka-level ng mga labi nila ni Dylan ay dahan-dahan niyang ibinaba ang maskara nito.
Naramdaman niyang init ng hininga nito nang dahan-dahan niyang ilapit ang mga labi niya sa mga labi nito. Bakit ang tagal yata nitong malaglag? Dylan kissed her. She closed her eyes as Dylan slowly nibbled on her lower lip. And then that all she knew was that she was already responding to his kiss. And she couldn't hear anything but her heart beating so fast. Naputol ang halik ng tuluyan ang ibinaba ng mga humahawak ng harness ni Dylan. Nang mapalingon siya sa stop and crew, ilan sa mga yun ay nasa mukha pa rin ang pagkabigla. Ang iba naman nanunuksong mga ngiti. Nang tingnan niya si Dylan na noon ay nakahiga na sa bed foam na siyang binagsakan nito, nakatingin lang din ito sa kanya. Hindi niya mabasang sinasabi ng mga mata nito. Inalis niya ang tingin kay Dylan at nakapamewang na hinarap si na Faye. Kayo ha? Pinagtitirpan niyo na naman kami ni Dylan. That was actually an accident, sagot ni Faye sa kanya. Biglang nagka-problema yung harness kaya hindi maibaba si Dylan. I said cut, but I guess hindi niyo na narinig dalawa. Well, I understand. The two of you were kind of busy. The staff and crew hooted nang muli siyang bumaling kay Dylan. Nakita niyang nakaupo na ito sa bed foam at inalis na nito ng tuluyan ng Spider-Man mask nito. Saglit na nagtama ang mga tingin nila bago ito bumaling kina Faye. Another take? Tanong ni Dylan dito. Kau Dylan ha? You want to take advantage of Jewel? Sagot ni Faye dito. Of course not. Ani ni Dylan ang tumayo ito. It was Jewel who took advantage of me. Napasinghap siya sa narinig. Excuse me? Hey, I'm just kidding. Sagot agad nito. Sorry about the kiss. Napakagat labi siya. Dylan was sorry that he kissed her? Okay lang. Nagsimula na naman silang tuksohin ng mga tao sa paligid. Oh, Sir Dylan, okay lang daw kay Ma'am Jewel kung isa pa uli. Kansyaw ng isa sa mga naroon. Dylan managed his name, chuckling. He looked so charming in her eyes. She wanted to throw her arms around him and just kiss him. Hi Dylan, pwedeng magpa-picture with you? Nag-angat ng tingin si Dylan. Nasa asaleya siya habang umiinom ng scotch. He saw two women, probably in their early 20s, smiling giddily at him. I guess. Sagot niya. Yay! Anang mas maliit sa dalawa. Tumabi agad ito sa kanya at humilig sa balikat niya. Habang ang kasama nito'y iniumang sa kanilang hawak nitong cellphone. Halos masilaw siya sa flash na yon. Lalo na't medyo madilim ang loob ng bar. Pagkatapos na yun ay nagpalit ng pwesto ang dalawa. Ang isa naman ang sumandal sa kanya at ang isa ay naging tagakuha ng larawan. Yay! Super thanks, Dylan! We so love your show! Anang mas maliit na babae sa kanya. Tumango naman ang kasama nito. We're fans! By the way, where's Jewel? Not sure. You're so tahimik pala talaga in real life. Bulalas ng isa sa mga ito. Good thing Jewel can really make you makulit at the show. Siniko naman ang nagsalita ang kasama nito. Girl, we gotta go. Baka single na tayo pagbalik sa table natin. Natutop naman ang kasama nito ang bibig. Oh yeah, thanks again, Dylan. Our boyfriends are waiting for us at our table. We just couldn't resist na hindi magpa-picture. Data! He waved a goodbye at the two and went back into staring at his glass of scotch. Mula nang magsimulang ipalabas sa music fusion ang show nila ni Jewel, malaki nang ipinagbago ng tahimik na buhay niya. Hindi na siya nakakalabas ng walang nagpapapicture sa kanya o kaya nagtatanong sa kanya tungkol sa mga susunod na episodes ng show nila at nagkokomento tungkol sa napapanood ng mga ito na episode ng show. And he thought it was iconic that he was now known as the guy who hosted the show than being a chess grandmaster. Tatlo na lang at matatapos ng kontrata nilang 12 episodes. But because of the spike in the ratings that their show caused, there was already discussions about having another session, having a new show with a different concept altogether, and even bringing their tandem to Music Fusion's mother network, AVS-GMN. Despite all of these talks that were going on, he still hadn't said yes to anything. Ang sinasabi niya, pag-iisipan pa niya. He thought it was better to tell them that than bluntly say no to them, especially to Faye, Kelvin, and Diana. They had been very supportive to him when he was talking his Jesus from chess. Ngunit kailan lang ay tinawagan siya ng chairman ng National Chess Federation of the Philippines, ang dating senador na si Henderson Encarnacion, tungkol sa isang tournament sa Bangkok, Thailand. Tinanong siya nito kung sapat na bang naging pahinga niya at kung nagpa-practice na ba uli siya. He sighed and drank his scotch. He saw familiar figures from his peripheral vision.
Nang lingunin niya yon, nakita niya sina Jewel, Faye at Jocelyn na papasok sa bar. Nagulat si Jewel na sa dami ng tao sa loob ng Azalea Bar ay nakita agad niya si Dylan. At muli otomatikong bumilis ang tibok ng puso niya. Pinilit niyang sariling ngitian ito sa kabila ng nararamdamang kaba. Tumangulang sa kanya si Dylan. Nilingon niya sina Faye at Jocelyn. Mauna na kayo, pupuntahan ko lang si Dylan. Nagpalitan ng makahulugan tingin ang dalawa bago sumunod sa waiter na magdadala sa mga ito sa bakanting mesa. Ilan sa mga customer doon na nakakilala at bumati sa kanya. Mayroon pang ilan na nagpa-picture sa kanya kaya natagalan bago niya nagawang makalapit kay Dylan. Kinalabit niya ang lalaking nakaupo sa kaliwa nito. Hey, can I take your seat? Tanong niya rito sabay ngiti. Bahagya namang natulala ang lalaki bago nakasagot sa kanya. Hi, Jewel. Sure. Tumango agad ang lalaki. Mas maganda ka pala sa personal. Pahabol na sabi nito bago tumalikod sa kanila. Pumalatak si Dylan. Poor guy. Nilingon niya ito. Bakit naman? Because he gave me his seat? Tanong niya rito bago tuluyang umupo sa upo ang binakante ng lalaki. Lumapit sa dalawang bartender at tinanong kung anong order niya. She asked for a glass of zombie. There was something hypnotic about Dylan drinking his scotch. Ngunit hindi niya matukoy kung ano talaga yon. Umiling-iling ito nang maibigay ng bartender ang in-order niya. Siguro kahit susi pa ng kotse nung lalaki kaninang hiningi mo, ibibigay niya yun sa'yo. You should have toned down your womanly charms. Nataranta tuloy masyado sa ngiti mo. She rolled her eyes and took a sip of her drink. Hmm? Nag-stutter ka rin naman nung nagpakilala ka kay Ezra dati. Ano yan ang mapangalahati niyang ininom na alak? Natawa ito. Natatandaan mo pa yon? Unfortunately, yes. Of course, nag-copy pa nga tayo nun pagkatapos, remember? Yes, I remember. Saglit itong may tinapunan ng tingin bago ito muling bumaling sa kanya. Sina Faye at Jocelyn na ba? Kumunot ang noo niya at nilingon niya ang gawin ng tinapunan nito ng tingin kanina. She saw Jocelyn and Faye laughing at something. Ibinalik niya ang tingin kay Dylan. Why do you ask? Tanong niya rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. I'd better ask him now. Napalunok muna siya bago muling nagtanong. Tell me, Dylan. May gusto ka ba kay Faye? She tried her best to sound casual. If Dylan were to answer yes, magwa-walk out talaga siya. First, he chose Ezra over her. Then si Rowena. At ngayon si Faye naman. Bakit pa parang hindi siya nakikita ni Dylan? Why does he keep looking at other women samantalang nandoon lang naman siya sa harap nito? Hinintay niya ang sagot nito sa tanong niya. Ngunit lumipas ang halos isang minuto ay hindi pa rin ito sumasagot. Sa halip ay sinaid lang nitong natitirang alak sa baso nito. Sumenyas uli ito ng isa pang glass mula sa bartender. Hindi mo na sinagot ang tanong ko, Mr. Dylan Cervantes. Bahagya itong nagkibit balikat. I just find Faye attractive. Magkakaroon pa kaya ng pag-asa si Jewel sa puso ni Dylan? Hindi na niya kinaya pang pakinggan ito. Walang sabi-sabi na tumayo siya mula sa kinauupuan at naglakad papunta sa mesa ni na Jocelyn at Faye. Narinig niya ang pagtawag ni Dylan sa pangalan niya. Ngunit hindi niya ito nilingon. Ilan sa mga tao roon ang sinusundan siya ng tingin ngunit wala siyang pakialam sa iniisip ng mga ito. Nakakunot ang noo ni na Jocelyn at Faye sa kanya nang makalapit siya sa mga ito. Sumama ang pakiramdam ko, she said to Jocelyn. I'm going home. Pakibayaran na lang muna yung in-order kong zombie. Thanks. Akmang lalayo siya nang tumayo ito at pigilan siya sa braso. Anong ginawa sa'yo ni Dylan? He's looking in our direction with a puzzled expression on his face. Umiling siya at hinilang braso mula sa kaibigan. I'm going, Jocelyn. You and Faye just enjoy the rest of the night, okay? Aniya bago siya nagmamadaling naglakad palabas ng bar. Hindi na nagtangka si Jocelyn na sundan siya, kaya nakahinga siya ng maluwag kahit papaano. Ayaw niya magpaliwanag kahit na kanino. Ayaw niya magkwento na para bang kaawa-awa siya. So what if Dylan rejects her for the umpteenth time? Dapat manhid na siya. Dapat sanay na siya. She got her car keys. Ngunit lalo lang namuo ang pinipigilan niyang mga luha. Nandun kasi ang mga keychain na ibinigay ni Ezra sa kanya. Galit na inalis niya ang palawit na yon. Sinubukan niyang ibato sa kung saan ang hawak na keychain. Ngunit hindi niya yun magawa. Kagat labing ibinalik na lang niya yun sa keyring na pinagsasabitan niyon. At mabilis na sumakay sa kotse niya.
Ilang saglit pa'y nakikipagkararahan na siya sa mga pampasaherong bus at jeepney sa kalsada. Galit siya kay Dylan, pero mas galit siya sa sarili niya. Dahil kahit anong galit ang nararamdaman niya ngayon, alam niyang mabubura lahat ng yun sa oras na magkita uli sila ni Dylan. Bibilis uli ang tibok ng puso niya, na parabang walang nangyari, na parabang hindi siya nasaktan ngayong gabi. 9:30 na ng umaga ayon sa wristwatch ni Jewel. Late na siya ng 2 oras sa call time nila para sa taping ng The Beauty Queen and the Geek sa Palazzo Arastia, isa sa mga 5-star hotel sa Ortigas Center, Pasig. If she only had a choice, she wouldn't be attending today's taping. May kalahating oras yata siyang nakahiga lang sa kama niya. Nakatingin sa kisame at kinukumbinsi ang sarili na bumangon. Ayaw sana niyang makita muna si Dylan. It had only been 2 days since he admitted to her that he found Faye attractive. She still felt her heart aching whenever she remembered that scene at Azalea. Sinalubong siya ng production assistant nilang si Eloisa at tinulungan siya nito sa mga dala niyang gamit. Sa penthouse daw ng hotel sa 38th floor nakaset up ang mga ito. Ngumiti lang ito nang tanungin niya kung ano ang challenge sa kanila ni Dylan para sa araw na yon. She bit her lip hard when they finally reached the penthouse. She had her eyes fixed on the floor, but the invisible spotlight. Dahil nakita pa rin niyang pamilyar na bulto ni Dylan na nakaupo sa sofa sa bandang kanan niya. Jewel, are you alright? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Faye. Nag-angat siya ng tingin ng salatin nitong leegat noo niya. Umiling siya. I'm okay. Are you sure? Tumango siya. Saglit na tinitigan siya nito bago ito muling nagsalita. Okay, ibibrief na kayo ni Belinda. Tinawag nitong writer nila pati na rin si Dylan. Umupo silang tatlo sa isa sa mga sofa set na naroroon. Pilit pa rin niyang iniiwas ang tingin kay Dylan. Sa gilid ng mga mata niya ay nakakita niya na sumusulyap ito sa kanya. She tried her best to focus on what Belinda was saying. Like guest print ads and billboards, which I'm sure you guys have seen and are familiar with. Huh? Come again? Tanong uli niya kay Belinda. What about guest ads? It's the ads, sensuality that we would like to aim for. Sagot nito sa kanya. Again, this would be basically be challenge for Dylan. Since I believe your experience in a photoshoot would just be for your endorsement. Like Bear Brand and Stress Tubs, right? No experience in this type of pictorial yet? Tanong ni Belinda nang bumaling kay Dylan. Nahigit niyang hininga nang mula sa isang folder ay inilabas ni Belinda ang ilan sa mga sample pictures. Napakasensual ng mga iyon, fully clothed or not. She couldn't imagine herself doing those poses with Dylan. Nakita rin niyang pag-aalinlangan sa mukha ni Dylan ang makita ang mga picture. Ilang saglit itong nakatitig sa mga iyon bago nito inilipat ang tingin sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin dito. Any questions? Clarifications? Violent reactions? Tanong sa kanila ni Belinda na natili silang tahimik ni Dylan. Marami siyang gustong sabihin, pero sa dami ng tumatakbong ideya sa isip niya, hindi niya alam kung paano iisa-isahin ang mga yon. Okay, good. Makeup and wardrobe, please! Malakas na sabi ni Belinda pagkatapos nitong tumayo at iwan silang dalawa ni Dylan. Galit ka ba sa akin? Tanong ni Dylan sa kanya. Dapat ba akong magalit sa'yo? Balik tanong niya. Bumuntong hininga lang ito bilang sagot. Saka tumahimik uli. Tinawag na siya ng makeup artist para masimula ng pag-aayos sa kanya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Kahit na naririnig niyang pag-uusap ni na Faye at ng photographer tungkol sa mga set at poses na gagawin nila. Mayroon sa sofa, sa shower, at sa kama. Parang gusto niyang mag-walk out. Baka bumigay ang puso niya kung itutuloy nila ni Dylan ang pictorial na yun. She was nervous as hell. Hais! Pagkatapos siyang ma-makeupan, ay ipinasuot sa kanyang isang black lacy corset at dark tight jeans. Nasulyapan niya sa gilid si Dylan na tanging dark jeans lang ang suot. Narinig niyang pagbubulungan ng mga babaeng staff kung gaano karo, kayami si Dylan. May nagbiru pa na kahit kanin na lang daw ang orderin nito mamayang lunch. Sold na raw ito kay Dylan bilang ulam. Kung sa ibang pagkakataon yun, baka nakisali siya sa biruan ng mga ito. Ngunit hindi ng mga sandaling yon. Her heart and her stomach were doing quadruple somersaults. Nang tawagin sila ni Faye ay parang kakapusin na siya ng hininga. They were led to the love seat. Ipinakilala nito sa kanilang photographer para sa photoshoot na yon, si Seth Riego. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay pinapwesto na sila ni Seth. Pinapunta nito sa likod ng couch si Dylan habang siya ay pinaupo roon. Pagkatapos ay pinayuko sa kanya si Dylan habang siya naman ay pinatingala rito. I need you to look at each other lovingly.
utos ni Seth sa kanila. She almost fainted when Dylan's eyes met hers. His eyes seemed to reflect warmth, tenderness, and affection all at once. Narinig na niyang sunod-sunod na pag-click ng camera ni Seth. Jewel, you look tense. Relax. Dylan, you're doing good. Comb Jewel's hair with your hand, please. There, nice one. Jewel, relax. Your shoulders. Ilang instructions pang ibinigay sa kanila ni Seth. Nang makontento na ito sa mga shot na nakuha nito ay sinabihan siya nito na tumayo mula sa couch. Pinahiga nito roon si Dylan na ang posisyon ay nakasandalang ulo sa armrest. Then Jewel, go on top of Dylan. Walang anumang utos ni Seth. What? Bulalas niya. She must have looked shockingly stupid dahil nagtawanan ng staff at crew sa kanya. Bumaling naman si Seth kay Faye. Faye, I think you made a mistake when you gave a heads up na baka mahirapan ako kay Dylan. It should have been Jewel, not Dylan. Natatawang sabi nito. We all have our own dalagang Pilipina moment, Seth. Today's Jewel's turn. Sagot ni Faye, pabirong inirapan niyang dalawa. She sighed loudly. Okay. Paano bang on top? Aniya nang muli siyang tumingin kay Seth. Have your legs on both sides. Sit on his stomach. Then have both of your hands in his chest. Napanunok siya bago napatingin kay Dylan. Don't worry, hindi kita idedemanda ng sexual harassment. Nangingiting sabi nito. Nagtawa na ng mga naroroon kaya natawa na rin siya. Guys, she couldn't stay angry with Dylan. Thank you ha. Sarkastikong sabi niya bago siya umakyat sa sofa at ginawa ang posisyong sinabi ni Seth. Sinadya niyang diinan ang pagkakaupo sa tiyan ni Dylan, dahilan para mapaubo ito. She bit her lip for a second before she let her palms touch Dylan's chest. She saw his eyes reflect something like passion. She then felt like it was just the two of them inside the room. Hindi niya maialis ang tingin dito. Wala na siyang ibang naririnig kundi ang tibok ng puso niya at ang paghinga nito. Nanatili pa rin siyang nakatingin dito nang dahan-dahan itong bumangon. Hindi niya alam kung paano nangyari. Basta natagpuan na lang niya ang sarili na nasa ilalim na ni Dylan. Nang magsimulang bumaba ang mukha nito patungo sa leeg niya, ay napapikit siya. She felt a tender kiss on her neck. Jewel. Dylan breathed her name. She felt his breath on her neck. Dylan, sagot naman niya. Yung pinapagawa sa'yo ni Seth. Ha? Yung pinapagawa sa'yo ni Seth. Sakalang siya napamulat. Jewel, for the ninth time, tilt your head a little to the right, please. She heard Seth say. Yes, okay, I'm sorry. Nahihiyang sabi niya. She heard some giggling from their audience. Gusto niyang batukan ng sarili. Siya tong naturingang model at mas may experience sa mga pictorial. Siya patong nadala sa emosyon niya. She composed herself and tried her best to focus on the task at hand. Get a grip, Ira Marie. Sermon niya sa sarili. It seemed like years bago nagsabi si Seth ng final shot for this set. Nakaramdam siya ng panghihinayang nang humiwalay na sa kanya si Dylan. Ngunit sinigurado niya na hindi yun mahahalata sa mukha niya. Change your outfits. We'll shoot the bathtub photos next. Ani ni Seth sa kanila bago sila iniwan nito. Bathtub? Silang dalawa ni Dylan? The music fusion stepped forward for the regular interview sa kanilang dalawa ni Dylan pagkatapos ng isang challenge. So ano namang masasabi nyo so far sa challenge na to? Tanong sa kanila ni Belinda. May hawak itong clipboard at may kung anong isinusulat doon. Nasa kaliwa nito si Faye at ang isa sa mga cameraman nila. Narinig niyang pumuntong hininga si Dylan. Napalingon siya rito. Jewel clearly took advantage of me. Seryosong sagot nito habang nakaharap sa camera. Dinampot niyang isang trophy ilo at ibinato yun dito. They were about to tape their final episode for the Beauty Queen and the Geek. And the half of Dylan's heart was quite delighted, while the other half felt quite grim. Iyon ay dahil sa wakas ay makakabalik na siya ng full-time sa mundo ng chess. At dahil na rin kahit papano ay nagkapuwang sa puso niyang show nilang yun ni Jewel. Alam niyang magiging mahirap din sa kanya kapag dumating na ang pagkakataon na kailangan na niyang magpaalam sa mga taong bumubuo ng show nila. Ngunit na kahit kinausap pa siya ni Kelvin para sa posibilidad ng season 2 ng The Beauty Queen and the Geek, o kaya ng bagong show para sa kanilang dalawa ni Jewel, ay hindi na talaga siya pumayag pa ng extension. He told him he wasn't like Manny Pacquiao who could balance being a world-class boxer, a congressman, an actor, and a family man. He was not the multitasking type. Desidido na siyang balikan ng mundo ng chess. Sa katunayan, pagkatapos ng taping nila sa Camsur Water Sports Complex sa Philly, Camarines Sur,
mula sa Maynila ay international flight naman papunta sa Thailand ang sasakyan niya pagkalipas ng ilang oras. Doon gaganapin ang sunod na International Chess Open na dadaluhan ng mga piling miyembro ng NCFV. Ngunit sa ngayon gusto niyang i-enjoy ang final episode nila. It was called Battle of the Beauty Queens and the Geeks. Dahil bukod sa kanila ni Jewel, mayroon silang walong guest na makakasama para sa final episode. Apat na mga beauty titleist at apat na geeks ang inimbitahan ni na Faye para sumali sa race nila sa CWC. 2 out of the 4 beauty queens were Jewel's fellow contestants in La Villa sa Filipina. Another one came from Miss Earth, while the last one came from Binibining Pilipinas. As for the geeks, mayroong computer geek, mayroon ding comics geek, film geek, at history geek. Karamihan sa mga yun ay mga taong na-interview na mula sa ilan sa mga naging episode ng show nila, kaya kilala na niya kahit papaanong mga ito. He was positive that he would do well in that episode. The race they were about to do was nothing compared to all that he had endured during the show's whole season. Jewel secretly prepared for the last episode of The Beauty Queen and the Geek. At dahil sinabi sa kanila na sa counselor nila gagawin ang taping, she already had an idea that it would be a physical and mental game, a race most probably. Kaya naman sa mga nakalipas na araw, mas dinoble pa niyang oras niya sa gym. Kung dati ay 1 hour twice a week, ginawa niya yung 2 hours 4 times in the past week. Nag-practice din siyang lumangoy sa swimming pool ng clubhouse ng village nila. She avoided her usual serving of junk foods and chocolates. At sa halip ay mga pagkain pulos carbohydrates at protein ang naging parte ng diet niya. Hindi man niya inamin ang ginagawa kay Jasly ay nahalata pa rin siya nito. Jasly thought she was crazy for taking the show too seriously. Actually, hindi niya masabi rito na hindi lang ang reputasyon niya ang concern niya, kaya siya naghahanda. Deep inside her, gusto niyang ipakita kay Dylan na hindi siya isang mahina at lampang babae. Nakaya niya itong tapatan sa isang physical na laban. And maybe, just maybe, she would get even a nanometer of admiration from him. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang mapansin niyang pagbubulungan ng mga kasama niyang naging beauty pageant contestants. Siya ang pinakaunang nalagyan ng makeup. At dahil magsushoot pa sila ni Dylan ng vlogs para sa season finale nila. Done already? Nalingunan niya si Dylan. And her jaw almost dropped at the sight of him wearing a gray sando and black jogging pants. Ang mga salitang hot, yummy, and delectable ang naririnig niya mula sa bulungan ng mga kapwa niya beauty pageant contestants. Yes, Dylan was indeed the hottest geek on this side of the planet. Yup, I'm done. Bakit ikaw pa talagang sumundo sa akin? Tanong niya bago tumayo mula sa kinauupuan. Nakita niyang mabilis na paghagod ng tingin ni Dylan sa kabuuan niya. She wore a pink raceback style sando and black tights that showed off her curves and assets. Nang muling bumalik sa mukha niya ang tingin nito ay nginitian niya ito. Everyone's busy, so I volunteered. Come on. They've set up in front of Lago del Rey. Pagkasabi niyo ay inalalayan siya nito sa braso. Saglit siyang napakagatlabi dahil sa naramdamang kilig dulot ng simpleng pagdidikit ng mga balat nila. Her heart was racing again as they quietly walked toward the spot where the crew had set up. Ilang saglit pa ay nag-shoot na sila ng vlogs para sa last episode nila, pati na rin yung intro sequences nila. Nung matapos nilang mga yun ay binigyan silang lahat ng mga contestants ng maikling orientation tungkol sa magaganap na race. Magsisimula yun sa pagbabike paikot sa Lago del Rey, ang man-made lake sa loob ng 6-hectare complex na yon. Pagkatapos ay tatakbo sila papunta sa katabing cable park para mag-kneeboarding, kung saan hihilain sila ng cable na para talaga sa mga nagwe-wakeboarding. Ang kneeboarding ay para sa mga baguhan pa lang sa extreme water sports na yon, dahil iyon ang pinakamadali. Nauna na silang bigyan ng maikling tutorial ng mga taga-CWC tungkol doon. Pagkatapos ng kneeboarding ay kakailanganin nilang bumalik sa Lago del Rey para sa higanting aqua obstacle course doon. Kakailanganin nilang dumaan sa mga aqua wall climbing, aqua trampoline, at iba pa na nagpapaalala sa kanya ng mga palabas sa Takeshi's Castle o kaya ay sa Wipeout. Nahati ang mga contestant sa dalawang grupo, ang Team Josabels at ang Team Gicolos. She and Dylan would be the first one to race, at oras na matapos sila ay saka naman susunod ang isa nilang ka-team. Hanggang sa matapos ang lahat ng 5 miyembro ng team ang race, ang may pinakamabilis na time ang siyang mananalo. Nang ibigay na ang hudyat ng pagsisimula ng race, halos mabingi siya sa sigawan ng mga tao. Mayroong isinisigaw ang pangalan niya. Mayroon ding pangalan naman ni Dylan ang isinisigaw. Pinilit niyang sariling mag-focus sa mga task.
Ilang di pa rin ang pagitan nila ni Dylan habang nagbabike. Nasa unahan niya ito. Ngunit lalo pa niyang binilisan ang pagpadyak para lumiit ang distansya sa pagitan nila. Hanggang sa race ba naman siya pa rin ang naghahabol dito? Nauna itong makarating sa water park para makapag-kneeboard. Ilang segundo na rin ang lamang nito sa kanya. Labis-labis ang hingal niya habang inaasistihan siya ng mga taga-CWC sa kneeboard niya. Nasa kalahati na noon ng water park si Dylan. Nabigla siya nang maramdaman ng puwersa ng paghila sa kanyang cable. Ngunit pinilit niyang huwag bumitiw. Ngunit nang makalagpas na siya sa kalahati ay hindi na niya kinaya. Napabitaw na siya. Mabilis niyang nilangoy ang papunta sa Pampang. Maaari pa niyang habulin si Dylan na nasa obstacle course na noon sa Lago del Rey. Ayon sa cameraman, production assistants at mga manonood na sumusunod sa kanya, binaliwala niyang nararamdamang pagod. Focus! 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 Go for gold, Jewel! Go, chase the man you love! Kamuntik na siyang mapahinto sa pagtakbo dahil sa naisip. How the hell could she still think of romantic stuff while she was still in a race with Dylan? She was thinking that because she was lighter and more agile than Dylan, kaya nakakahabol siya rito sa aqua obstacle course. Lumiit ang distansya sa pagitan nila, at nakakabingang ingay ng mga tao sa paligid. Nauuna pa rin sa kanya si Dylan. Ngunit ilang di pa lang ang pagitan nila nang matapos niyang obstacle course, at ang kailangan na lang nilang gawin pareho ay tumakbo sa mga kagrupo nila at iabot sa susunod nilang kamyembro ang suot nilang wristband para ang mga yun naman ang makipagkarera sa isa't isa. Halos magkasabay na silang tumakbo ni Dylan papunta sa kanya-kanya nilang team nang bigla siyang madapa. Nalunod ang sigaw niya sa lakas ng sigawan ng mga tao roon na itukod niyang mga palad niya sa lupa para hindi siya tuluyang mapasubsob. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya na tumakbo ito pabalik sa kanya. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Parang naging slow motion lang ang lahat. Tumahimik ang lahat ng tao nang itayo siya ni Dylan at ipasan sa likod nito. Are you alright? Hinihingal pa rin tanong nito sa kanya. She was too stunned to answer. Nang ilibot niya ang tingin sa paligid, nakatingin lang sa kanilang mga tao roon na animo nanonood ng pelikula. Jewel, give your wristband to her so we can have you checked. Utos ni Dylan sa kanya. Nasa harap na pala sila ng mga kagrupo niya. Ibinigay niya naman ang wristband niya kay Celine. Ang kamyembro niyang susunod sa kanya sa race. Pagkatapos na yun ay saka naman pinuntahan ni Dylan ang kagrupo nito para ibigay sa kasunod nitong wristband. Nagpatuloy ang race at muling umingay ang mga manonood para mag-cheer sa magkabilang teams. Are you alright? Tanong ulit ni Dylan sa kanya habang ibinababa siya nito sa isang upuan. Lumapit agad sa kanya si Faye at ang isang CW staff na may dalang first aid kit. Sorry, I continued taping, ani ni Faye sa kanila. I wanted the cameras to capture what happened. Tinapunan nito ng tingin si Dylan na nakatayo sa tabi niya bago ito bumaling sa kanya. How are you? Nagka-sprain ka ba o nabalian? What are you feeling? Umiling siya. Galos lang, I think. Hinihingal pa rin sagot niya. Sinimulang linisan ng staff ang mga tuhod at palad niya. Nagpaalam na sa kanila si Faye para tingnan na nangyayari sa race. Tumingala siya kay Dylan. Salamat, she said sincerely. Don't mention it. Sagot naman nito, inabutan sila ng stop ng tig-isang bote ng mineral water at tuwalya. Next time be careful. No amount of price or fame is worth your life. Anito pagkatapos magpunas ng pawis, bahagya siyang ngumiti. Next time? There won't be a next time. Last episode na nga natin to, diba? Saglit itong natigilan. Oo nga pala. Anito habang tumangutango. I'll surely miss working with everyone. May ilang segundo rin siyang tinitigan nito bago ito muling nagsalita. I'll surely miss working with you. Napaawang ang mga labi niya upang magsalita. Ngunit dahil saglit yatang huminto sa pag-function ng maayos ang utak niya dahil sa narinig, wala siyang naisagot kay Dylan kundi ang simpleng ngiti. And silently she wondered if he can hear her heart beating louder and faster than before. Sa clubhouse ng CWC ginanap ang dinner/Thanksgiving party ng show. Ang Team Josables ang nanalo sa race laban sa Team Gikulos. Inawardan pa sina Jewel ng cash prize at gift certificates mula sa nakuhang sponsors ng marketing officer nila. Nagkaroon ng maikling program kung saan binigyan ang pagkakataon na magsalita ang ilan sa mga staff and crew tungkol sa show at sa pagtatapos niyon. And there were only good words for everyone. Pinakahuli silang dalawa ni Dylan na tinawag ni Belinda na nagsilbing host para sa gabing yon. Nagsigawan at nagpalakpakan ng lahat. What else can we say? She asked no one in particular. She sighed. Wala akong masabi kundi thank you.
Thank you for being the best staff and crew ever. I mean, you guys treated us like family. Salamat sa pag-intindi sa mood swings at differences namin ng co-host ko from the bottom of my heart. Thank you, everyone. Nang lingunin niya ang katabing si Dylan, nakatingin lang ito sa kanya. You, Dylan. Siniko niya ito. Palagi mo na lang akong sinisiko. Reklamo nito. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. She stuck her tongue out at him. Nakagawian na kasi niyang sikuhin ito ng ilang beses kapag nagkakamali ito. O kaya ay nakakaligtaan nito ang spill nito. Nagre-retake kasi sila tuwing nangyayari yon. Tumikim si Dylan bago ito muling nagsalita. Salamat sa pagtsatsagaan yung lahat. Ang dami kong natutuhan mula sa bawat isa sa inyo. And believe me when I say that being a part of this show has been one of the best experiences I had in my life. I was living like a superhero. Para akong nagkaroon ng alter ego dahil sa challenges na ibinigay niyo sa akin sa bawat taping day. Hindi man ako naging miyembro ng Justice League o Avengers, at least masasabi ko naman na isang beses sa buhay ko ay naging parte ako ng show na The Beauty Queen and the Geek. Huminto ito sa pagsasalita at bahagyang ngumiti. But no goodbyes from me. What I want to say to all of you is that I'll see you guys around. Halos lahat ay mukhang nalungkot dahil sa speech ni Dylan. Ilan pa nga sa mga babaeng staff nila ay nagpahid ng luha. Gosh, Dylan, kaya mo palang magsalita ng ganoong kahaba on your own. Record-breaking. She joked in an attempt to lighten the glam atmosphere. She was caught off guard when Dylan playfully pinched her chin. At ikaw, mamimiss, miss talaga kita, Ira Marie. Anito na agad nagpabilis ng pagtibok ng puso niya. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga tao sa kanila. Nagkatinginan sila Dylan at nagkatawanan. Kinabig siya ni Dylan payakap dito at hinaggan siya sa noo. Sa lips! Kiss sa lips! Kiss naman sa lips! Patuloy na panunokso sa kanila ng lahat. Oy, kayong dalawa, pagbigyan niyo na kami. Susog ni Belinda sa kanila. Kiss sa lips! Kiss sa lips! Nakangiting sabi nito habang pumapalakpak at sumasabay sa pagchachant ng mga tao sa paligid. Nakakunot ang noong napatingin siya kay Dylan. Ayaw naman niyang siya ang unang humalik dito. Nagkibit-balikat ito bago dahan-dahang inilapit ang mukha sa mukha niya. Napapikit siya at nabingi sa ingay ng sigawan sa paligid. She felt Dylan's lips brushed against hers. For a split second, she could swear she felt him nibble her upper lip. But before she could kiss him back, Dylan already pulled away from her. Napadilat siya, parang gusto niyang mag-rally. She wanted a deeper, longer and sweeter kiss. But of course, she couldn't demand that from Dylan. Pinilit niya ang sariling ngitian ito nang magkatinginan sila. Nakangiting humarap siya sa audience nila kahit nararamdaman niyang paninikip ng dibdib. Nasa tabi man niya ngayon si Dylan at ramdam niya ang kamay nitong nakaalalay sa likod niya. Alam niyang hindi na talaga mapipigilan pang paghihiwalay nila ng landas. Wala ba talagang universal remote control na nagpapahinto sa pag-ikot ng mundo? She badly needed to have one right now para magtagal pa ang oras na nandoon sila sa CWC at magkasama. Pasimple siyang hinawakan ni Belinda sa braso at binulungan. Punta ka mamaya sa wood cabin namin after nito ha? Party-party tayo, may dalang hard drink si Quintin. Anito na ang tinutukoy ay ang isa sa mga production assistants nila. Okay, sure. Kasama si Dylan? Ngumiti ito. Of course. Dylan probably had too much alcohol. Pito silang lahat na nagsisiksikan sa pandalawahang wood cabin na Belinda at ang producer nila na si Maricel. Ang mga production assistant na sina Quintin at Eloisa, si Faye, si Jewel at siya ay nasa pinakasala ng wood cabin. Nakaupo sila ni Quintin sa sahig, habang ang mga babae ay nasa sopa. Nakakatatlong bote na sila ng Ice Birch Vodka. Natinimplahan ni Quintin ng fresh orange juice, kaya lahat sila ay tipsy na. Medyo nag-aalala nga lang siya kay Jewel, dahil kung sa ibang mga pagkakataon ay madaldal at matanong ito. Ngayong lasing ito'y napakatahimik nito at nagsasalita lang kapag tinatanong. Habang lahat ay abala sa pagre-reminis ng mga nangyari sa mga taping nila, tahimik lang na nakikinig si Jewel. Guys, can you still remember our charity events episode? Tanong ni Belinda na siyang tanggera nila. I still can't believe na magagawang makipagsayaw ng chacha nitong si Dylan dun sa isang lola sa Golden Acres. At ito namang si Jewel nakipagduwit pa nung sangkanta ni Pilita Corrales sa isa sa mga lolo. Ano nga bang title nun, Jewel? Nais kong mabuhay? Kumunot ang noo ni Jewel. Ah, dahil sa'yo. Bahagya siyang napangiti. I think dahil sa'yo lang ang title nun. Sagot naman niya.
Tiningnan siya ni Jewel pero hindi ito nagsalita. Nakita niyang tinapik ito sa braso ni Maricel kaya napalingon ito sa babae. Hey, wasn't there? Sample nga, Jewel. Do it kayo nitong si Dylan. Request dito ni Maricel. Kumunot ang noon nito. Nakalimutan ko ng lyrics noon. Iba na lang. Saglit itong pumikit na animo may inaalala. Maya-maya ay dumilat ito tumutok sa kanyang tingin. Itinutok nitong magkabilang kamay sa armrest ng sopa kung saan ito nakaupo. Mabuhay itong tumayo at naglakad papunta sa kanya. Tumayo agad siya para alalayan ito. I'll be waiting for you, here inside my heart. Let me be the one to love you more. Wala sa tonong kanta ni Jewel habang nakatingin sa kanya. Halos mabingi siya sa sigawan ng mga kasamahan nila sa wood cabin. Enough, Jewel. You're drunk. Saway niya rito. Umiling lang ito bilang sagot at nagpatuloy pa rin sa pagkanta. Can't you see? I can give you everything you need. Let me be the one to love you more. Itinaas pa nito ang isang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. Lalo na makasantilian at pangaasar sa kanila ng mga kasama. Enough! Mariing sabi niya na nagpatigil sa lahat. Maging kay Jewel. Inalis nito ang kamay na humahaplos sa pisngi niya. Nilingon niya si Faye. Faye, ihahatid ko na si Jewel sa cabin niyo. Do you have the keys? Eksaheradong sumimangot si Faye bago iniabot sa kanyang hinihingi niya. Party pooper? Nagkanya-kanya ring reaksyon ng iba pa. Bakit uwian na agad? Boo! Tagay pa! Masyadong protective naman tong resident geek natin. Binaliwala lang niya ang mga yon, pati na rin ang pagpupumiglas ni Jewel nang hawakan niya ito sa kamay at hilahin papunta sa pinto. Tiningnan niya ito ng mataman. Sasama ka ba ng maayos o gusto mong buhatin pa kita papunta sa cabin niyo? Tumigil naman si Jewel sa pagpupumiglas nito. Uy, LQ! Pag hindi agad nakabalik yan si Dila, nako! Someone's going to get love spunk! Pahabol na sabi sa kanila ni Faye. Nilingon niya ang mga ito. Ang dudumi ng mga isip niyo. Haniya bago niya tuluyang isinara ang pinto. Lalo namang nagkagulo ang mga ito. Binaliwala na lang niya ang pag-uusap ng mga ito. Nadinig pa rin niya hanggang sa labas ng wood cabin. Hinarap niya si Jewel na namumula ang mukha at hindi na makalakad ng diretsyo. Iniakbay niya ang isang braso nito sa balikat niya. At siya naman ay iniikot sa bewang nitong isa niyang braso para suportahan ang bigat nito. Ang taya mo, Jewel said in a slurred voice. Why am I more drunk than you are? Siguro nagpapas ka sa tagay, no? Umiling siya. Men have a higher concentration of water in our bodies than women. That means our bodies can dilute alcohol more efficiently. Kaya mas matagal kaming malasing. Yeah, whatever, geek. Mahinang sabi nito. Hindi na lang niya ito sinagot. Nang marating nilang wood cabin nito at ni Faye ay sinamahan niya ito hanggang sa loob. Saglit siyang nag-isip kung sa sopa o sa kama niya ito dadalhin. But in Jewel's state, she might just end up sleeping the moment she sat down. Kaya mas pinili niyang dalhin na lang ito sa kwarto na ilang hakbang lang mula sa sala. Mas magiging komportable ang pagtulog nito sa kama kaysa sa sopa. Jewel's heart was beating wildly in her chest as Dylan guided her to the bed. Akala niya sa sopa lang siya nito papaupuin. Kaya nagulat siya nang lumagpas sila sa sopa at sa halip ay sa kwarto sila pumunta. This is your last chance, Ira Marie. After this night, you'll both live your separate lives. And you're two different worlds. Hanang maliit na boses sa isip niya. She wasn't really thinking straight when she pulled Dylan towards her as he helped her to bed. Hey! Narinig niyang sabi ni Dylan bago bumagsak ang buong bigat nito sa kanya. Naramdaman niya ang pagtukod ng mga kamay nito sa magkabilang gilid upang makatayo ito mula sa pagkakadagan sa kanya. She panicked. She wrapped her arms around his neck. Looked straight into his eyes before she closed her eyes and just kissed him. A few seconds passed and Dylan still wasn't responding to her kiss. Animo tuod ito na walang reaksyon sa ginagawa niyang paghalik dito. But when she was about to give up and cry, it was then that Dylan started kissing her back. Naramdaman din niya ang buong bigat nito na dumagan sa kanya. Ang mga kamay nito na kanina ay nakatukod sa kama ay nagsimula nang humaplos sa tagiliran niya. Ipinasok nitong isang kamay sa loob ng blouse niya. It felt as if his hands were on fire. Napaligid siya nang maramdaman niya ang pagsakop ng kamay nito sa kanyang balat at ang mainit na paghaplos nito roon. Hindi na niya namalayang kung paano nagawang tanggalin ni Dylan ang hook ng bra niya. Tumigil ito sa paghalik sa labi niya para tanggalin ang suot niyang blouse. Nang mahubad nitong mga yon sa kanya,
Sa halip na muli siyang halikan sa mga labi ay bumaba ang mukha nito para halikan ng kanyang braso. Ang isang kamay naman ay abala sa paghaplo sa kanyang kabilang braso. She let out a sob noon. Dylan's mouth and hands were setting her body on fire. Dylan, she breathed his name. I love you. I love you so much. She whispered with her eyes closed, her thoughts full of dark passion. And then in just a split second, all of the sensations she had been feeling were gone. Nang magmulat siya ng mga mata, nakita niya si Dylan na nakatitig sa kanya. Mabilis pa rin ang paghinga nito, and his eyes still reflected the passion he probably saw in her eyes. Why? What's wrong? Tulirong tanong niya rito. Hindi siya sinagot nito. Sa halip ay tumayo ito mula sa kama. Hinilan ito ang comforter sa gilid niya at itinakip iyon sa kahubdan niya. Dylan, she wanted an explanation from him. Ngunit ni hindi siya tiningnan nito. I'm sorry, Jewel. Maikling sabi nito at pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kwarto. She refused to believe what just happened. Even when she heard the front door open and then close, naramdaman niya ang pag-init ng mga mata niya. She felt a searing pain in her chest. Dylan had just rejected her. Tears welled up in her eyes and they fell abundantly on her cheeks. Hanimo may nakabara sa lalamunan niya. Ilang saglit pa'y humagulhol na siya. Dylan rejected her. She took her chance ngunit natalo siya. Dahil kahit sa physical na aspeto, hindi siya makayang mahalin ng isang Dylan Cervantes. And with that thought, the pain she had in her chest just felt too impossible for her to bear. Hindi nagkibuan sina Jewel at Dylan buong umaga sa paghahanda ng buong production team nila sa pagbalik sa Manila. Ngunit dahil sa dami ng gagawin at ang iba pa sa kanila ay may mga hangover, hindi na yun marahil napansin ng iba. Si Faye ang katabi niya sa eroplano, habang si Dylan naman ay nasa unahan niya, katabi si Maricel. Nagkunwari siyang tulog para maiwasan yung palihim na pagpupumulit ni Faye. Nasabihin niya rito ang nangyari noong inihatid siya ni Dylan sa cabin nila. Nang matapos ang isang oras na flight nila mula Naga City at lumapag na ang eroplano ng sinasakyan nila sa Manila, pinigil niya ang sariling mapaiyak. Pinilit niyang magmukhang masaya habang ang ilan sa mga taong naroroon sa airport ay tuwang-tuwang nagpa-picture sa kanila ni Dylan. Kinakailangan pa silang i-assist ng airport security bago nila nagawang makapunta sa kanya-kanyang sundo. Si Jocelyn ang sumundo sa kanya, habang si Dylan naman natanawan niyang ang kaibigan nitong si Red ang sumundo rito. Bago sumakay sa passenger seat si Dylan ay lumingon ito sa direksyon niya. Nagtagpo ang mga mata nila. And she hated the fact that her heart still reacted the same way towards him. Siya na ang unang nagbawi ng tingin. Goodbye, Dylan Degic. She muttered under her breath. Binuksan na niya ang pinto ng passenger side at sumakay roon. Something happened in Kamsur? Tanong sa kanya ni Jocely habang palabas ang sasakyan nila ng vicinity ng airport. Bakit mo naman nasabi? She inquired. You look broken up. She bit her lip. Hindi na lang siya sumagot. Sa halip ay ibinaling na lang ang pansin sa tanawin na nadaraanan ng sasakyan. Narinig na lang niya ang pagbuntong hininga ni Jocely. Kakatapos lang ng second day ng tournament at so far naging maganda naman ang laro ni Dylan. He now had 2 wins. And today he beat Norwegian Grandmaster John Ludvig Carlsen in 33 moves in the Gruenfeld defense. Sir Louis agreed with his self-assessment as to how he seemed to be finally back in the game. Mukhang nakatulong daw sa kanyang ginawa niyang pagbabakasyon sa chess. He was happy with the feedback, although hindi niya aaminin dito na may mga segundong dumadaan habang nakatitig siya sa chessboard at pinaplano ang susunod niyang atake, na biglang pumapasok sa isip niyang nakangiting mukha ni Jewel. And when that happened, he tried all his might to get Jewel's memories out of his head. It has been 4 days since their last taping day for the beauty queen and the geek. And he thought he was just having withdrawal symptoms or some sort. Ilang buwan din kasi niya itong nakasama, pati na rin ang staff and crew ng programa. Kaya logical lang na paminsan-minsan ay maiisip niya ito. Bumalik ang kamalayan niya sa kasalukuyan ng mag-ring ang cellphone niya. Isang hindi kilalang number ang nag-flash sa LCD screen ng cellphone niya. Nang sagutin niya yon, kumunot ang noo niya nang marinig ang galit na tinig ng isang lalaki. You son of a bitch! Jewel has been crying for 3 straight nights because of you. I'm telling you, kapag bumalik ka sa Pilipinas, wag na wag ka magpapakita sa akin. I'm going to break your neck, you chess geek! Kumunot ang noo niya. Who's this? This is Jocely, you bastard. Tandaan mong mga sinabi ko. And that's it. Don't you dare go near Jewel again.
Pagkasabi niyo ay naputol na ang linya. Ilang saglit na nakatitig lang siya sa cellphone niya at iniisip ang mga sinabi ni Jocelyn nang makarinig siya ng mga katok sa pinto ng hotel room. Nang sumilip siya sa peephole ay nakita niyang si Anthony pala yon. Binuksan niya ang pinto, tinayaan itong makapasok. Hindi siya sumama sa boys night out ng mga ito dahil mas gusto niyang manatili na lang sa hotel. Kwentuhan siya nito at pilit na iningit dahil marami raw siyang na-miss sa mga girls dahil sa mga hindi niya pagsama sa mga ito. He just shrugged it off and answered na wala talaga siyang hilig sa ganoong mga night out. Nang lingunin uli niya si Anthony, tulog na ito, napailing na lang siya. He wished he could be as carefree and careless as this guy. Ngunit hindi siya ganoon. He sighed and called his friend Trent. Nireject nito ang tawag niya ngunit tinawagan uli niya ito. Sa pangatlong beses niyang pagtatangka ay sakalang nito sinagot ang telepono. This should be important, Dylan. I'm very busy at may hinihintay akong tawag. Bungad nito sa kanya. You're always busy anyway. Tumawag ako sa'yo dahil sisingilin na kita sa utang mo. At kailan naman ako nagkautang sa'yo? Nung college pa tayo. Oh, kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Saglit itong tumahimik. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. No need. Yes, I remember that one. Sa anong paraan mo ba ako balak singilin? May girlfriend ka ba ngayon? Narinig niya ang pag-ubo ng kaibigan. Wala. Bakit? Nag-a-apply ka? Nababading ka na ba sa akin, pare? Hindi niya pinansin ang pang-aasar nito. I'm assuming na kilala mo si Jewel Domingo? Yes, siya yung kasama mo sa TV show, right? Tell me what you think about her. What? Oh well. Saglit uli itong tumahimik. I think she's hot, beautiful, and witty. So what about her? Do you think she's someone who could be your girlfriend? Hell yeah! Court her then. What? Baka sa tinig de Trent na hindi ito makapaniwala sa narinig. Will you say that again? I said ligawan mo si Jewel. At bakit ko naman gagawin yun? He sighed. Napahawak siya ng mariin sa magkabila niyang sentido. Dumaan ang ilang saglit bago niya nagawang sagutin si Trent. Para hindi na siya umiyak. Anong ibig mong sabihin na kaya ako liligawan si Jewel para hindi na siya umiyak? Tanong ni Trent kay Dylan. Bumuntong hininga uli siya. I think I just broke her heart. He said awkwardly. And I just can't let her feel that way. I gotta do something about it. Saglit na tumahimik siya. I need someone who can make Jewel realize that she's just fascinated by me. Na iba lang ako sa mga lalaking nakakasama at nakakasalamuha niya. Kaya pakiramdam niya, gusto niya ako. Pumalatak ito. You're really one weird guy, pare. You want the poor girl to get over you by getting her a new man? Tila hindi pa rin makapaniwalang sabi nito. Besides, won't she find that strange? I'm your friend. Dahil lagi kang missing in action, she doesn't know that we're friends. Come on, Trent. Ikaw na lang ang pwede kong asahan na gawin to. Parehong may girlfriend sina Charles at Red. At sa ating apat, ikaw naman talagang pinaka-popular sa girls. Lalo na nung college tayo. No need to stroke my male ego, pare. Sige, I'll do this for you. Shoot me an email. Tell me everything I need to know about Jewel. Her numbers, her address, her favorites, her pet peeves, everything. Nakahinga siya ng maluwag. Thanks, man. Wait, are you sure you don't feel anything for the girl? Baka naman you're turning your life into one grand chess game. And this is your strategy to get the queen. Well, I'm telling you, if she falls in love with me, wala nang bawian. Dumaan ng ilang sandali bago siya nakasagot. This isn't a game, pare. And I'm not playing. I'd like to consider Jewel as a friend. At ayokong dahil sa akin ay nasasaktan siya. I see. Alright then. After this, amanos na tayo, Dylan Cervantes. Pagkasabi niyo na nagpaalaman na silang dalawa, inilapag na niya ang telepono sa night table na nasa pagitan ng mga kama nila ni Anthony. Tulog na ito samantalang siya ay hindi matagpuan ang katahimikan ng kalooban. Naakala niya ay makukuha niya pagkatapos mapapayag si Trent sa plano niya. Pumikit siya at pilit na inalis sa isip ang mukha ni Jewel na umiiyak at nasasaktan dahil sa kanya. Jewel was partying hard at an invitation-only event at the fort, together with Ornusa and her model friends. It had been the fifth night she'd been like that. At kahit na panay ang pangaral sa kanya ni na Faye at Jocelyn,
ay hindi siya nakikinig sa mga ito. Gusto niyang mapagod ang katawan niya para pagdating niya sa bahay niya ay makatulog siya agad. Maski ang makeup artist nila sa Music Fusion ay pudpud ng concealer at nagsasabing nahihirapan na raw itago sa pamamagitan ng makapal na makeup ang pangingitim ng ilalim ng mga mata niya. Pati na rin ang pamamugto niyon. May ilan na raw blind items na naisulat sa mga tabloid tungkol sa isang kilalang VJ, turned lasanga and hardcore party girl. Ngunit wala siyang pakialam sa mga ito. They could write all the lies they could think about her for all she cared. Ornusa's voice brought her back to the present. Hey, Cos, I thought you wanted to have fun tonight. You still have the I've been rejected look on your face. Get over it, okay? She sighed. Easy for you to say. Ani niya bago sinaidang shot ng Bloody Mary na nasa harap niya. OMG! Bulalas ng isa sa mga kasamahang modelo ni na Ornusa. Hati alert! Hati alert! Hindi niya pinansin yon. Sa halip ay lumingon siya sa kaliwa niya para tawagin ang dumaang waiter sa tabi ng table nila. She ordered another shot of Bloody Mary. Nang ibalik niya ang atensyon sa mga kasama niya sa mesa, she raised an eyebrow as some of the girls at their table began giggling like high school students. Hey, you're Jewel Domingo, right? She heard the guy who was standing to her right say, at nang tingalain niya iyon. Her eyes met light brown eyes that seemed golden in the dim light of the bar. Unfortunately, yes. Walang kagana-ganang sagot niya rito. Tumawa ito. I'm Trent Figueroa. I'm a fan of yours. Inilahad nito ang kamay para makipagkamay sa kanya. Out of politeness, inabot niya yon. Mind if I buy you a drink? Muling tanong ng lalaki sa kanya nang magbitiw sila. No, she doesn't mind. Si Ornusa ang sumagot para sa kanya. Actually, we won't mind if you share our table too. Dagdag pa nito. Nginitian nito ang pinsan niya. Thank you, I'd love that. But only if Jewel's okay with it. Sagot ni Trent bago muling tumingin sa kanya. She shrugged. Actually, I don't care. I stopped caring about anything 5 days ago. Napilitan lang si Jewel na pagbigyan ng hinihinging date ni Trent sa kanya dahil sa hindi na mabilang na beses na tinanggihan niyang pag-anyaya nito. At kahit na anong saway niya sa lalaki, panay pa rin ang padala nito ng flowers sa bahay niya. Kahit sa set ng Music Fusion, paminsan-minsan ay dumadalaw rin ito sa bahay nila at nagdadala ng paborito niyang caramel macchiato. Pati sa mga kasambahay niya ay may pasalubong din ito. Jocelyn and Faye thought that Trent would be a good distraction for her para daw matapos ng kabaliwan niya kay Dylan. Hindi na lang niya sinabi sa mga ito na hindi pa rin lumilipas ang isang gabi na hindi niya naiisip si Dylan. And that each night that passed following what happened between her and Dylan at Kamsur was just as hurtful as the first time. Lumipad ang isip niya habang nakasakay sa kotse ni Trent. Kaya naman hindi niya napansin kung saan sila papunta. Gusto niya mag-back out na makitang pumarada sila sa tapat ng Amor's Garden. She remembered all too well ang date nila roon ni Dylan. Nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse, hindi agad siya bumaba. Trent, could we go to another restaurant? Kumunot ang noon nito. Why? I thought you were okay with Italian continental cuisine. Well, yes, but not here. Why? Ano bang meron dito sa Amor's Garden? Memories of Dylan. Gusto niyang isagot dito. Never mind. Aniya bago pinilit ang sariling bumaba ng kotse ni Trent. Dinala sila ni Trent ng head waiter sa nakareserbang table for two. Tatlong mesa mula roon ang pwesto ng mesang inukupan nila ni Dylan noon. Inilayo niya ang mga mata roon. Binigyan sila ng waiter ng kopya ng menu book nang sabihin dito ni Trent na mamaya na lang sila o order. Tumango naman ang waiter at lumayo na sa kanila. Why? Kung hindi ka pagutom, ako nagrarally na ang digestive system ko. Pabirong sabi niya. Nagulat siya nang kunin ni Trent ang kanang kamay niya at ipinaloob yun sa mga kamay nito. What are you... I know you're still in love with Dylan, Jewel. Nakangiting sabi nito sa kanya. Lalo siyang nabigla sa sinabi nito. What? How did you know about that? And can you please let go of my hand? Ayokong gumawa ng eksena rito. Mariing sabi niya. Nakangiti pa rin si Trent nang sumagot sa kanya. Okay, Jewel. I need you to listen to me carefully. And don't make unnecessary movements, please. Nababaliw na bang lalaking to? Kaibigan ako ni Dylan. Patuloy nito na nagpakunot ng noo niya. And he told me to court you so that somehow you'd forget about him. You see, my stupid friend believes that a new guy can mend the heart he had just broken.
Her mouth flew open. Ilang segundo ang dumaan bago siya nakasagot. So lahat ng ginawa mo, ang panliligaw mo ay palabas mo lang lahat? And will you please stop smiling like a dork? Lalo itong ngumiti. Yes, it was all planned. I can't stop smiling though dahil nakatingin sa atin ngayon si Dylan. And please don't turn your pretty head. Mahahalata niya na alam kung sinusundan niya tayo. Her heart instantly throbbed and record speed upon hearing Dylan's name. Nandito rin si Dylan? Tumango si Trent. He has been following us ever since we left your home. The geek's probably eating his heart out. And you know what? I think my friend is madly in love with you. Tanga lang talaga siya, kaya hindi niya ma-realize yun. Kung sa bagay sa mga matatalino naman daw talaga minsan, bobo sa pag-ibig. Sumeryoso ito pagkasabi niyon. So, what do we do now? Do you trust me, Jewel? Tanong nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Sa lahat ng sinabi mo sa akin ngayong gabi, the fact na hindi pa ako nagwawala at hindi pa kita sinasampal, kulang pa ba yun para masabing may tiwala ako sa'yo? Nahigit niya ang kanyang hininga nang unti-unting lumapit ang mukha ni Trent sa mukha niya. So if you do trust me, Jewel, I need you to allow me to kiss you. Mahinang sabi nito. And let's both wait and see what the geek will do. Will you let me do that? Anything to get Dylan, she said as she leaned forward. She closed her eyes and waited for Trent to kiss her. Ngunit bago pa yun mangyari, may malakas na puwersang humawak sa braso niya at humila sa kanya palayo kay Trent. Nang tumingala siya para tingnan kung sino yon, nakita niya si Dylan na baka sa mukha ang galit. Katulad yun ang itsura nito noong may nambasto sa kanya sa SM Mega Mall. Our deal is off, Dylan said to Trent, in a tone that sounded like a grave threat. Come on, Jewel, I'm driving you home. Anito sa kanya habang inaalalayan siya sa siko para tumayo. Binawi niya ang braso rito. So what are you up to now, Dylan? Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang galit na nararamdaman niya. Ngunit bigla na lang lumabas yun. Trent told me the truth, na ikaw ang nag-utos sa kanya na ligawan ako. And now what? Now you're acting as if you care whether I fall for Trent or not. Bumakas sa mukha ni Dylan ang pagkalito. Jewel, I'm sorry. That night, I was just... Hey lovers! Pareho silang napalingon ni Dylan sa pinanggalingan ng tinig. Nakita niya si Charles, ang kaibigan ni Dylan na siyang may-ari ng restaurant na yon. In case you haven't noticed, you guys are making a commotion. It could pass as an episode for your show, kaso wala namang mga kamera. Tumawa ito. Doon kayo sa office ko mag-usap. Just don't break anything inside, okay? Bumuntong hininga si Dylan bago hinawakan ang kamay niya at hinila siya papunta sa direksyon ng counter. Lahat halos ng tao sa loob ng restaurant ay nakatingin sa kanila. Nang lingunin niyang pinanggalingang mesa, Trent winked at her while Charles smiled at her. Pagpasok nila sa loob ng opisina ni Charles, Dylan locked the door. Huminga ito ng malalim bago walang sabi-sabing niyakap siya. She bit her lip hard. She couldn't help but cry. She had missed Dylan so much that it felt like years had passed since the last time she was with him. His scent, his touch, his whole presence overwhelmed her. Nobody had that much effect on her. Si Dylan lang. Bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Pinahid nito ang basang pisngi niya. I'm sorry, Jewel. I really am. Sorry kung nasaktan kita. Kung ginugulo kong isip mo, ako rin kasi mismo naguguluhan sa nararamdaman ko. Ang iniisip ko kasi, baka akala mo lang na mahal mo ko. It could just be simple admiration for all I know. Dahil iba ko sa mga lalaki sa mundo mo. Hinampas niya ito sa dibdib. And who gave you the right to label my feelings? Eh ako tong nakakaramdam. I love you, Dylan Cervantes. And this isn't just a plain admiration. Mahal kita dahil mahal ko ang lahat sa'yo. Mahal kita kahit minsan sobrang tahimik ka na nakakainis na. Mahal kita kahit minsan KJ ka at mahal kita kahit mababang EQ mo. I think I have to agree with you, especially your last statement. I have to admit medyo mababang emotional quotient ko. Natatawang sabi nito. About the other things you said, well, tahimik lang kasi talaga akong tao. Pero ewan ko ba, pag ikaw ang kasama ko napaparamit, napapadalas ang pagsasalita ko. Bahagya itong sumeryoso pagkasabi niyon. But, what about Trent? I've been wanting to check on how you guys have been doing. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob. I was afraid of what I might see and feel. At eto nga,
Kung hindi pa ako sumingit kanina, the two of you would have kissed. This is all my fault. His expression changed from guilt to annoyance. Tell me honestly, meron ka na bang nararamdaman para sa kanya? Eksaheradong natampan niya ang kanyang noo. Ay nako, Dylan. Magpapakonsulta talaga tayo sa doktor kung paano natin mapapataas yung EQ mo. Inamin ko na nga sa'yo na mahal kita, diba? Yung nakita mo kanina, kagagawan lang yun ni Trent. Gusto kanya kasing pagselosin. I took the chance he was offering. And I'm glad that this time, I was successful. Mukha namang nakahinga ito ng maluwag sa narinig. Hinawakan itong mga kamay niya at dinampian yun ng halik. I love you, Jewel Domingo. At hinding-hindi ko na talaga hahayaang umalis ka sa buhay ko. Her heart swelled. She felt so good and everything seemed so surreal na parang panaginip lang yun. Pabirong inismiran niya ito. I love you daw, iniwan mo nga ako sa cabin ng mag-isa. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Again, I'm sorry about that. Nagulat kasi ako nang marinig kitang nagsabi ng I love you. Noon ko lang na-realize na lasing ka nga pala. And that I shouldn't take advantage of a drunk girl. You have no idea the amount of courage I had to master. Just so I could leave you in that bed. Pagkasabi niyo ay bumaba ang tingin ito sa mga labi niya. She closed her eyes when Dylan bent his head down to kiss her. She kissed him back, lovingly, playfully, passionately. Nang matapos ang halik na yun ay matagal lang silang nakatitig sa isa't isa hanggang sa makarinig sila ng katok sa pinto. Lovers, please lang. Huwag kayong gumawa ng himala dyan sa office ko. Kaunting respeto naman sa mga papeles at gamit ko. Boses yun ni Charles. Sabay silang natawa ni Dylan. Oo na, lalabas na. Sagot ni Dylan. Alin ang lalabas na? Sagot naman ni Charles. Nang buksan ni Dylan ang pinto, nabuglawan nila sa labas ng opisina sina Charles at Trent na parehong nakangisi. Ang dudumi talaga ng mga utak nyo. Umiling-iling na sabi ni Dylan sa mga ito. Mukhang ayos na kayong dalawa. Puna ni Trent sa kanila. Tiningnan pa nito ang braso ni Dylan na nakapaikot sa bewang niya. Ngumiti siya. Yeah, thanks to you, Trent. I have to agree. Thanks, man. Sabi ni Dylan. No problem. Sagot ni Trent. Sumaludo ito sa kanila bago tumalikod. I have a teleconference to attend to. See you guys around. Napailing na lang si Charles habang nakatingin sa palayong kaibigan. Ito talagang si Trent. Masyadong workaholic. Too bad walang rehab sa mga tulad niyang adik sa trabaho. Anyway. Bumaling ito sa kanilang dalawa ni Dylan. So kayong dalawa na lang ang mag-o-occupy nitong table na naka-reserve kay Trent. Nagkatinginan sila ni Dylan pagkatapos ay tumingin sila kay Charles at sabay na tumango. Natawa naman si Charles. Para naman kayong nasa TV na coordinated ang kilos. Alright then, go ahead and proceed to your table. Mom, beauty queen and Sir Gick. Sabi sa kanila ni Charles na bahagyapang yumukod. Thank you. Magkasabay na sabi nila. Bago tumungo sa mesa na uukupahin nila. Everyone in the restaurant followed their every move. Ipinaghila siya ng upuan ni Dylan nang makarating sila sa mesa nila. At nang umupo ito sa tapat niya, bigla na lang niyang naisip na parang nangyari na yun sa kanila. Deja vu, aniya kay Dylan, umiling ito. Nope, it's destiny. She contemplated what she said for a few seconds. Then she smiled and nodded at him. Yes, I think you're right, Gick. Ngumiti ito bilang sagot. She also liked to think na kagagawan lang yun ang tadhana. For what else could bring Dylan and her together? They belong to two different worlds. Ngunit dahil na rin sa magkaibang mundo nilang yun, kaya sila magkasama ngayon. Jewel clapped non-stop when Dylan was called to the stage to get his trophy. Itong nag-champion sa 25th Scotland International Chess Tournament. Naginanap sa Edinburgh, Scotland. Nasa hotel sila kung saan ginaganap ang tournament at awarding ceremony. Proud na proud siya sa kasintahan ng itaas nitong trophy at ibaling yun sa direksyon kung nasaan siya, kasama ang mga kapwa nila Pilipinong naroroon. Kabilang sa mga kasama niyang nagwawagayway ng maliliit na bandila ng Pilipinas ay ang mga kasama ni Dylan sa NCFP, mga Pilipinong nakabase sa Scotland, at mga taga-media na nagko-cover ng event. Nang bumaba ng stage si Dylan ay sinalubong niya ito. Nagkatinginan sila. Ngumiti siya rito ng buong giliw. Ngunit hindi ito ngumiti. Oddly enough, Dylan even looked nervous.
nakita niya nang inabot nito sa kasamahan nito sa PCF ang hawak nitong trophy. Napakunot-noo siya nang baliwalain nitong foreign media na gusto sanang interviewin ito. Basta tuloy-tuloy lamang itong naglakad papunta sa direksyon niya. Nang halos isang dipa na lang ang pagitan nila, nanlaking mga mata niya nang lumuhod ito sa harap niya. At mula sa kung saan ay may inilabas itong kahita. Her heart went crazy. When Dylan took a diamond ring out of the box and offered it to her, she almost stopped breathing. Ginuela de Silva, will you marry me? She bit her lip. Baka kasi mauna pa ang pagtulo ng luha niya kaysa sa pagsagot niya sa tanong nito. Huminga muna siya ng malalim bago siya sumagot ng, "Yes, I'll marry you, Grandmaster Dylan Cervantes." Madamdaming sabi niya, nagsigawan at nagpalakpakan ng mga tao sa paligid nila. Isinuot ni Dylan sa kanyang singsing. Nang tumayo ito mula sa pagkakaluhod ay agad siya nitong niyakap at hinalikan. "You do realize that you made your proposal in front of foreign media?" Pilit niyang binaliwala ang flash ng mga kamera, ilaw ng mga video camera, at ang mga cellphone with built-in cameras na nakatutok sa kanila. Tumawa ito. "Well, yeah. I think you deserve nothing less. Total naman, madalas sabihin sa atin ng mga tao na yung show natin sa Music Fusion ang nagsilbing ligawan stage natin. So I might as well share my marriage proposal with the public too." Nakalabing tinampal niya ito sa dibdib. "Ko, ikaw talaga? Sa lahat ng gig, ikaw ang pinakawalang kahihiyan na gumawa ng kung ano-ano sa harap ng mga kamera." Ngumiti ito. "Siyempre, I learned from the best." Pinisil nito ang tungki ng ilong niya. "I love you, my beauty queen." She smiled back. "And I love you too, my geek."